So, ang ating talakayan rule, no? Una, dapat open ka man bisita. Maliban na lang kung napatunayang mahina talaga ang signal niya. Yan ang unang rule. Pangalawang rule, magsasuggest ng topic ang bisita kung ano ang gustong talakayin. At ang nasuggest na topic ng ating bisita ngayon ay patutunayan niya na ang gawa Jess, yun ay hindi literal. No, hindi literal yung gawa Jess, yung vision na nakita ni San Pedro, hindi yun talaga na ipapakain, no? Then kapag tinanggap ng punto por punto ang topic, ibig sabihin hindi tatalon sa ibang topic hangga't hindi natatapos ang naturang issue. Ano ba ibig sabihin nito? Hindi ka pwedeng tumalon sa rebulto. Hindi ka pwedeng tumalon sa yung hindi related topic mo, limbawa yung pagsamba, yung ano pa, basta hindi related topic mo, hindi ka pwedeng tumalon hanggat hindi nariresolba ang issue. Next, ang bisita ay malayang magtanong at sasagot naman ng punto por punto, batis biblia at mga referensya. Yan ay kung ang magta-topic, ang mag-a-affirmative ay yung side sa Catholic. Ano? Ngayon, kung ang magta-topic, yung ating bisita, tayo naman ang malayang magtanong sa kanya. Pwede ako magtanong, pwede magtanong si Bad Edgar, pwede si Brother Tata, pwede yung ating mga audience magtanong sa kanya. Yon. Ay, malayang sasagot. Biblia at mga referensya. But bakit may kasamang referensya para hindi natin malilimita ang unawa ng bawat isa. Okay. Next naman, yan. Kung sakaling may pagtutol ang bisita sa naisagot sa kanya ng punto por punto, ay malaya siyang sabihin nito sa programa. Yan, isa rin yan. No? Kung sakaling naman kami naman ang may pagtutol, kami naman ang i-cross-examine niya for clarification kung bakit kami tumututol. Yan. Next. At dahil sa kanyang pagtutol o sa aming pagtutol, ay siya naman ang i-cross-examine ng punto por punto o niya for the clarification sa kanyang pagtutol o sa pagtutol namin at obliged siyang sumagot sa mga katanungang ibabato sa kanya at maging kami. Obliged rin kaming sumagot sa... Oh, okay. Dahil obliged din kaming sumagot sa ano sa ibabato sa aming tanong. Okay? Next. Hindi magsasabay sa pagsasalita para hindi magulo. Yan ang ating iwasan, ang pagsasabay-sabay sa pagsasalita. Kailangan hindi sabay-sabay. Okay. Next. Walang magmumura. Tandaan natin na ito ay religious program. Hindi pwede dito ang unpro attitude. Yung pagmumura, hindi pwede yun. Next. Honesty is the best policy. Bakit sinali yung honesty is the best policy sa rule? Dahil merong iba tinatanong, eh kahit malino naman yung tanong, hindi sumasagot ng diretso. Dahil gusto siguro ipakita na hindi nyo ko kayang ipitin, eh nagiging misleading na tuloy ang resulta. Halimbawa, tinatanong siya 1 plus 1, sasagot siya ng araling panlipunan. O naalala nyo yung nangyaring talakayan na tumawag ako kay Chris Bacalari sa kanyang programa, tinatanong ko siya, ano ang ibig sabihin ni Kristo nang sabihin niyang I will build my church? Ang sinagot sa akin ni Chris Bacalari, ang ibig sabihin ng church o ecclesia is tao, hindi building. Yon. Malayo yon ha? Malayo yon. Kaya kailangan, honesty is the best policy talaga. Next, kung sadya talagang magulo ang kausap ay papatawan ng mute bilang parusa sa ugaling di maganda. Yan ang ating rule sa ating talakayan. Dapat walang sabayan pag nagsasalita. Ngayon, bigyan natin ang ating bisita ng oras para magpahayag, no? Mga 20 minutes. Brother Romel Palma,
Pwede ka, ikaw yung timer, bro. Brother, ano to? Ariel. Brother Ariel? Bro Ariel, okay ba sa'yo 20 minutes? Ah, okay na, bro. Oh, sige. Teka, set ko muna dito yung... Wala, hindi sumagot si Romel Palma. Natulog siguro. Baka mayroon akong timer dito. May timer ba ako? Wala akong... ito, may clock pala dito. Clock. Dito ako sa timer. 20 minutes. Okay. Bro Ariel, pag start okay, mo magsalita, bro. Start na rin yung time. Okay. So, magandang gabi po sa ating lahat once again. At sa gabi pong ito ay pinapasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa panahon na ibinigay niya sa atin at sa talakayang ito. Maraming salamat po sa punto por punto sa inyong pagbibigay sa akin ng oras para makapag-present po sa aking natutunan about sa doctrine, lalo-lalo na po sa Gawa Kapitulo 10 ayon po sa bigyan pansin natin na paksa sa gabi pong ito. Ang patalakayan po natin dito po sa Gawa Kapitulo 10, tungkol po ito sa pagitain ni Apostol Pedro. Hindi lang po ito sa baboy, kundi sa lahat po na karumal-lumal ang mga pagkain na binanggit dyan tungkol sa pagitain ni Apostol Pedro. So unang-una mga kapatid at mga kaibigan sa buong mundo sa gabi pong ito, huwag po nating kalimutan na ang Gawa Kapitulo 10 ay ang issue po dyan ay tungkol kay Pedro at kay Cornelio. Pangalawa, ang nakita ni Pedro po sa kanyang pangitain yung mga karumal-dumal, huwag po nating kalimutan na yun po ay pangitain. No? Kaya nga, dito po sa gabing ito ay ipoprove ko po na hindi po yon literal na karumal-dumal or baboy yung ipapakatay kay Pedro kasi nga po pangitain. So dito po sa aking 20 minutes ay ipoprove ko po ang Gawa Kapitulo 10 na hindi po siya literal. Hindi word for word na mababasa na hindi literal kundi sa pamagitan po ng aking pagsasalaysay tungkol po sa nangyari sa talatang Buhat Kapitulo 10. So, Brother Rajando, hilingin ko lang po na kapag 5 minutes na po, sana po ay warningan niyo po ako na 5 minutes na lang po before mag 20 yes, minutes yes, bro. Okay, yes, maraming salamat, Rajando. So, mga kaibigan, sa Kapitulo 10, versikulo 1, babasahin po natin ito at isasalaysay ko po sa inyo. Bakit po? Sinasabi ko po na hindi literal ang pangitain ni Apostol Pedro sa kanyang nakita doon sa kanyang pangitain. Hindi literal na mga karumal-dumal na pagkain. Uulitin ko, hindi ko to papatunayan na word for word mababasa ang salitang hindi literal, kundi sa pamagitan po ng mababasa natin mga kapatid, na sinasabi dito at sa atin po na pag-uunawa kasi ito po ang tama na pag-uunawa sa buhat at sa Gawa Kapitulo 10. Sinabi po rito, sa Caesarea may isang lalaking nangangalang si Cornelio. Si Cornelio po ay isang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din, ang kanyang buong pamilya, siya ay matulungin sa mga dukha at laging nanalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay pinatawag na Cornelio.
Tumingin siya at takot na takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa hupa upang sundin at sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa balay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang utusan at isang dibutong kawal. So huwag natin kalimutan, kapatid, si Cornelio rin ay may pangitain. Nakita niya ang kanyang pangitain ni Salastris. At yung inutusan niyang mga tao na papuntahin kay Pedro ay tatlong tao rin. Sinabi dito, dalawang utusan at isang dibutong kawal ang sinabi nito. Pero ang ipoprove natin na hindi literal, yung pangitain ni Apostol Pedro, hindi kay Cornelio. Binasa ko lang po ito para po maunawaan natin kung sino po ang issue po talaga dito sa Gawa Kapitulo 10. Versikulo 8, isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Versikulo 9, kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutosan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng maruruming hayop, mga lumalakad, lumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay at kumain. Napapansin niyo po, ang pag-aniyaya kay Pedro ay tatlong beses rin. Tumindig ka, magkatay at kumain. Versikulo 14, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon, kailan may hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat. Yon ang sagot ni Pedro sa anyaya ng Panginoon. Versikulo 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So dito, mga kapatid, meron tayong dalawang bagay na mapapansin. Ang nasa loob ng kumot, ayon po sa talatang 12, ay binabanggit po rito na mga marurumi. Samantalang sa 15, ay nilinis na ng Diyos. Ngayon, ibig sabihin, noong nandun pa yun sa langit, yung nasa pangitain, ay mga marurumi yun. Kasi nasabi sa talata hanggat sa ipinakita kay Pedro. Ngayon, kung atin pong bigyang pansin ang sinasabi sa gawa sa Apokalipsis 21 verse 27, doon sa langit, walang anumang bagay na marumi na nakakapasok. Ibig sabihin, hindi talaga literal iyon na marumi na mga hayop. Kasi nga, doon sa langit, walang bagay na marumi na nakakapasok. Ang iba, nagsasabi na nilinis na kaya nakapasok. Mga kapatid, huwag po nating kalimutan na sa pagpapakita doon kay Pedro sa pangitaing iyon, sa versikulo 12, ayon po dito sa talata, sinabi po rito, nandoon ang mga marurumi. Ibig sabihin, noong ipinakita sa kanya ay marumi pa iyon, mga kapatid. Ngayon, sa pagpatuloy, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inaakyat sa langit ang kumot na iyon. Kung mapapansin po dito, kapatid, ito, alas 3 ng hapon si Cornelio pinapiktaan ng pangitain.
at tatlong tao ang sinugo ni Cornelio. At nang ang Diyos ay umaanyaya kay Pedro, sinabi, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Tatlong beses din yun, kapatid. At ang pangitain ni Pedro ay nangyari. Makatlong beses din. At tapos noon, yung nakita niya sa pangitain ay sinabi rito, inaakyat, pabalik sa langit. Ibig sabihin, hindi talaga ipapakain yun, mga kapatid, in literal. Kasi dito sa talata, walang record na si Pedro ay nakakain. Hindi issue. At wala ring record na ito ay nandito pa sa lupa. Kasi ang lahat ng ipinapakita kay Pedro ay nandoon sa loob ng kumot na nandoon na rin sa langit. Ngayon, sa versikulo 17, sinabi po dito, habang pinag-isipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitain iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila, mga kapatid. So, ano ba talaga ang kahulugan ng pangitain ni Apostol Pedro? No? Para ma-prove natin na hindi iyon literal. Ayon po dito sa Elisyong Katoliko Pastoral, Biblia sa Kristohanong Katilingban, ang imprimator po nito, kapatid, ay si ang nihil apostat po nito ay si Monsignor Adolito Abelia, at ang imprimator ay si Archbishop sa Cebu, Ricardo G. Cardinal Vidal. Ayon po dito sa kanyang sinasabi, sa kanya pong sinasabi dito sa footnote sa Gawa Kapitulo G, sinabi po dito sa footnote, mga kapatid, babasahin ko po muna sa Bisaya, hindi lang po, i-translate ko lang po sa Tagalog kasi maikli lang po ang ating oras. Sinabi po dito, ang pangitain ni Pedro nang inanyayahan siya ng Panginoon sa pagkain ng mga karumaldumal na mga hayop ay nangangahulugan na hindi siya, sinabi po dito sa Bisaya pa, na dili siya magpanagana, paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio ang Romano. Sinabi po rito, mga kapatid, na sabi po rito na ang pangitain ni Apostol Pedro noong siya ay inaniyayahan ng Panginoong Diyos na kumain ng mga karumaldumal na pagkain ay nangangahulugan, na nangahulugan na hindi siya mag-atubilin na sumama, no? Sumama sa mga sinugo ni Cornelio at sa kaniyang pagpunta doon sa bahay ni Cornelio na isang Romano. Kaya si Ricardo Cardinal Vidal, isang archbishop, ay sumasang-ayon rin na hindi ito literal kasi sinabi niya yung pag-anyaya ay nangangahulugan. Yung salitang nangangahulugan, kapatid, ibig sabihin hindi yan literal. Hindi yan literal kasi mayroon pang kahulugan. Sinabi dito sa versikulo 17, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, o, ibig sabihin, hindi talaga literal kasi kapag literal, ay sa 5:29 ng gawa, si Pedro ay sabi niya, uunahin namin ang Diyos kaysa mga tao. Kung literal iyon, si Pedro unang-una gutom na gutom, mga kapatid, at ipangalawa ang Panginoong Diyos ang umaanyaya sa kanya, hindi kaya niya yon kakainin. No? Kaya si Pedro, mga kapatid, hindi kumakain kasi alam ni Pedro na ang kaniyang nakita ay isang pangitain. At kung pangitain, mayroong kahulugan. Sinabi dito, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitain iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Sa versikulo 18, ang kahulugan ng pangitain ayon po dito sa kanyang title. Sinabi po rito, itinanong nila kung doon nga
nanunuluyan si Simon na tinatawag din Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain ng sabihin sa kanya ng Espiritu, "Tingnan mo, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo sa baba. Pumaba ka, huwag matatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila." Ngayon, si Pedro sumama doon sa mga sinugo ni Cornelio. At sa versikulo 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad." Versikulo 27, patuloy silang nag-uusap habang umapasok sa bahay. At nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang pakihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo." Ibig sabihin, mga Gentiles. "Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di ka dapat pakitunguhan ang sinuman." Mga kapatid. 5 minutes. So, maraming salamat, Brad Jando. So, dito, kapatid, ay atin po na maunawaan na ang kahulugan pala ng pangitain ni Pedro na mayroong mga karumal-lumal na mga hayop doon sa kumot na nilinis ng Diyos ay nangangahulugan ng mga taong Gentiles tulad natin. Kasi po, sa mababasa po natin sa Ephesians chapter 4 verse 17 up to 19, sinabi po ni Apostol Pablo na ang mga hintil po ay mga marurumi. Tayo po mga hintil. Kaya nga po, sa pagpunta po ni Kristo dito sa mundo, ay nilinis niya po tayo. Ayon po sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 19, sa pamamagitan po ng kaniyang dugo. Kaya sa size 11 ng unang Korinto, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay nilinis na. Tayong mga hintil. Hindi lang tayo, pati rin ang mga Hudiyo, kasi katulad natin na sila ay nagkasala. Ngunit may kaibahan, kasi ang mga Hudiyo ay mga taong malilinis at tayong mga hintil ay mga taong marurumi. Kaya nga sa kautusan ng Hudyo, bawal sa kanila na makihalubilo sa mga hintil, kasi ang mga hintil ay mga maruruming tao. Ngunit doon sa pangitain, ipinakita ng Diyos kay Pedro na hindi niya isipin na marumi ang sino mang nilinis ng Diyos doon sa kanyang pangitain, mga kapatid. At ang kahulugan ng kanyang pangitain, yung mga Gentiles na nilinis na ng Diyos, tulad nina ni Apostol, nila ni Cornelio at ng kanyang kasamahan, mga kapatid. Kaya ang gawa, kapitulo 10 na pangitain ni Pedro, na mayroong karumal-lumal, ay hindi po talaga yun literal, kasi mayroong kahulugan. At si Archbishop Cardinal Vidal ay siya rin po ang nagsasabi na yun ay nangangahulugan na si Pedro ay hindi magtagubilin na sumama kay Cornelio, sa mga sinugo ni Cornelio, at pupunta sa bahay ni Cornelio, mga kapatid. So, hopefully na naintindihan po natin ang akin pong present na topiko ngayong gabi. At sana po ay naunawaan po sa lahat na nakikinig ngayon sa akin pong i-present na salaysay tungkol sa gawa kapitulo 10 na pangitain ni Pedro. Ulitin ko po, hindi ko po pinatutunayan na mababasa word for word, kundi ayon po sa talata ng gawa kapitulo 10 na ang kanyang pangitain ay mayroong kahulugan. Ibig po sabihin, hindi po siya literal. So, back to you, Brother Jando. Maraming salamat, mga kapatid. Meron ka pang natitira na ano, bro? Na 1 minute and 48 seconds. Okay, so, i-wait ko na yan, bro, Jando. Okay, wait na daw. Okay na. Okay. So, dito, bro, ang mga katanungan dito, kailangan ng mga, ang tanong, hindi lalagpas 1 minute. At ang sagot, hindi rin lalagpas ng 1 minute, para punto por punto. Okay. Talaga. Brother Romel, okay. Andiyan ka sa linya, Brother Romel? Yeah, I'm here. Alma? Oh,
Bro, ikaw yung taga-time ng tagwa 1 minute, bro. Baka sakali lumagpas. Bro, pasensya, hindi ako makapag-time ngayon. Pero pwede ako makapagtanong. Oh, sige. Ikaw na muna una magtanong. Ito si Bro John Ray, ano, Brother John Doe. Brother John Doe. Before po tayo pumunta sa mga katanungan at sagot, gusto ko lang po itanong, mga ilang oras po kaya ang ating kukusumin sa tanong at sagot? Ito ay investigation, bro. So, bigyan natin sila ng taglilimang tanong, bawat isa. Okay. Taglilima lang, ha? Minsan kasi, napag napasarapan kasi, haba-haba masyado, no? So, okay, so kasi, Brad Jando, ang cellphone ko kasi, sinabi ko sa'yo kanina, burn out dito sa amin. Pwede pa. Kapag okay. Mayroon pang bar. Hindi po kasi ito na full. Okay. O sige, tiglilimang tanong lang. Pagkatapos ng lima-limang tanong, titindig ako as negative. At pagkatapos, okay, kung pwede ka nang magtanong. Okay, bro, John. Sige. Sino ang unang mag-iimbestiga? Brother Romel Palma? Yes, okay lang po. Ako unang magtatanong. O sige, ikaw unang mag-iimbestiga. Okay. Magandang gabi po sa iyo, kapatid. Ano po yung pangalan? Ariel Amores po. Ariel. Okay, Brother Ariel, no. Narinig ko po kasi kanina, confirm ko muna ito, binanggit mo yung Revelation 21:27 na walang marumi na makakapasok sa langit. Tama po ba 'yon? Opo. At binanggit mo rin po yung tungkol po sa pangitain, no, ni San Pedro. Tungkol po 'yun sa kumot na mayroong nakalatag doon na baboy na inakyat sa langit. Tama po ba 'yon? Opo. Okay. Yung tanong ko po dyan, saan po ba talagang naroon yung baboy? Napunta ba yun sa langit? Okay, maraming salamat po sa iyong tanong. Yung ipinakita sa pangitain, doon po naibalik po yun sa langit. Nanggaling sa langit, pumunta sa langit kasi yun po ay ipinakita sa pangitain. Kaya nga po sa laysay ko po kanina, na hindi po yon literal na baboy kasi nga po sa 21 o 27 ng Apokalipsis, walang marurumi na makapasok sa langit. Kaya ngayon po sa iyong tanong, opo, sa langit po napunta, ngunit hindi po siya literal na baboy. Next question po. Okay, maraming salamat po sa napakagandang kasagutan. And my next question po ay ganito, no? Kapag ang isang tao po ba ay kumain ng baboy, siya po ba ay mapapahamak papunta sa impyerno? Okay, maraming salamat po sa katanungan. Ayon po sa mababasa natin diyan sa Isaiah 66, 22-23, kapag 15-17, kapag nagpapatuloy po. Kasi nga po, hindi po natin ma-judge ang tao sa ngayon kasi mayroon pong panahon na magbago. Sinabi po diyan sa Isaiah 66, 15-17, yung mga tao na madadatna ng Panginoon na patuloy na kumakain pa rin ng karne ng baboy ay kanya pong parurusahan, yung nagpapatuloy po. Next question po. Brother Jando, pwede po ba nating ipakita muna yung talata na sinasabi ng ating kapatid to confirm na mapapaimpyerno talaga yung kumain ng baboy? Okay, babasahin ko, ha. Anong talata binigay? Isaiah 66? 15-17, bro. Oh, Isaiah 66:15-17. Tingnan natin kung makakaimpyerno ba ang pagkain ng baboy. Okay? Sabi, ganito ang ating mababasa sa 15-17. Makinig kayo. Yan, no? Teka, hindi pala nakikita sa screen pala. Yan, ito pala. Yan. Okay. Sabi dito, yan. Sabi dito is, makinig kayo, darating ang Panginoon na may dalang apoy. Sasakay siya sa kanyang mga karwahing pandigma na parang ipo-ipo. Ipapakita niya ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway at parurusahan niya sila ng nagliliyab na apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy at espada, parurusahan ng Panginoon ang lahat ng taong makasalanan at marami ang kanyang papatayin.
Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga diyos-diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Okay, salamat po Brother Jando. Yun po bang Isaiah na ito, 66, versikulo 17? Sino po ba yung Bible scholar na nagsasabi na mapapa-impyerno yung kumakain ng baboy? Okay, maraming salamat po. Ang Isaiah 66, 15 hanggang sa 17, kung babasahin natin yan, hindi na po kailangan na magsalig ng mga translation ng Bible scholar. Kasi nga po, ang mga Bible scholar ay hindi po sila magkapareho ng translation. Like for example, mayroong Bible scholar naming mga Seventh-day Adventist, hindi magkapareho ng translation ng Bible scholar ng mga Roman Catholic Church or mga Protestant. Bro, umamagitan mo na ako bro. Ang tinatanong niya, hindi yung meron bang translation. Ang tinatanong niya sa iyo is, meron ka bang may presentang Bible scholar na sumasang-ayon sa paliwanag mo na ang talatang yan tumutukoy na maiimpyernong kumakain ng baboy? Okay, so ang tanong sino? Wala akong maipresent sa iyo, brother. Sino po itong natanong sa akin? Romel Palma. Romel Palma. Brother Romel Palma, wala akong Bible scholar na maipresent sa iyo. Ngunit, kung babasahin po natin ang talata, ay diyan po natin maunawaan. Hindi po kasi yan malayo, kapatid. Kasi madaling maunawaan po kasi yan. Yang apoy na dyan na nagliliyab na sinasabi diyan, yan ang tinutukoy na impyerno sa New Testament. Kasi ang impyerno is apoy, kapatid. At sinasabi dyan na ang papatayin ng Panginoon, kasama doon yung nagsasamba ng malisdiyosan, pati na rin yung kumakain ng karning baboy. Yon ang sagot ko sa iyong katanungan, kapatid. Okay, maraming salamat. Meron pa po akong isang... Ang sagot niya sa iyo, Brother Romel, na ang apoy na tinutukoy dyan ay impyerno daw. Okay, pero sabi niya po, wala siyang Bible scholar. Yun, klaro na po yun. Okay? Meron pa akong sunod na katanungan, Brother. Yun po bang sinasabi mo dyan na interpretation mo sa Isaiah 66 na impyerno? Katulad ba yan ng impyerno sa Revelation chapter 21 verse 8? Pakibasa po, Brother Jando. Basahin muna natin yung impyerno sa Revelation chapter 21 verse 8. Ito. 21 verse 8. Ito sabi dito. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukula, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po, ano yung tanong? Yung tanong ko po dyan, yung Revelation 21 verse 8 po ba na nagpapatuhoy dito na ito ay impyerno, magkatulad ba yan sa impyerno sa sinasabi mo na interpretation mo sa Isaiah 66? Opo, maraming salamat po. Iisa lang po yan. Iisa lang po yan. Kasi ang sinasabi po dito sa Isaiah 66 na sinabi po rito, apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa nagkasala, tiyak na marami ang mamatay. Ang pagpaparusa po sa nagkasala doon po sa araw ng hukom at doon sa araw na iyon, yung impyerno niyan ay isa sa gawa, kapatid, at doon niya ihahagis yung mga nakakasala, apoy at asupri, kaya tinatawag siyang impyerno. Dito sinasabi rin ito, apoy, mga kapatid. Kahit hindi natin sabihin na impyerno yun, ngunit ang issue dito ay mamamatay ba ang lahat na kumakain, nagpapatuloy na kumakain ng baboy? Kinabay po dito sa talata, kasama silang mamamatay sa pamamagitan ng apoy, kapatid. Maraming salamat. Okay. Romel, last question. Sige, for my... last question. Bago ako mag-last question, Brother Jando, pwede po bang pakibasa muna yung ikalawang Pedro, Kapitulo 1, 20-21? 20-21. Okay. Higit sa lahat, dapat inyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon.
sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Okay, ito po yung tanong. Tatanungin ko, bago ko po ipasok yung tanong ko talaga, confirm ko muna sa iyo, brother, yung baboy po ba, brother, ay may karne? Opo, mayroon pong karne ang baboy kapag nakatay na. Okay, okay. Ito na po yung tanong ko. Sa unang Korinto, 10:25 po ba, yung sinasabi ba dyan ni San Pablo ay mapapaimpyerno yung kumain ng may karne yan kasi yung baboy may karne rin? Pakibasa po, brother Jando. Mm-hmm. Ano yung babasahin ko, bro, Romel? Unang Korinto, 10:25 po. Unang Korinto, 10:25. Okay, sabi to sa unang Korinto, 10:25, ganito. Yan, sabi dito, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Yan, yung tanong ko po dyan, kasi yung baboy sabi mo may karne, eh kapag kumain pala ng baboy, pinapakain ni San Pablo yan, baboy dyan eh, walang sinasabi ng exemption na maliban na sa karne. Ibig sabihin po ba nagturo si San Pablo sa mga tao noon na sila ay kailangan kumain ng baboy para mapaimpyerno? Hindi po si Pablo nagturo na kumain ng baboy, kaya nga po yan sa talatang ibinigay niyo po sa unang Korinto 10:25. Wala po diyang binanggit na baboy. Unang-una po, si Pedro, si Pablo po ay hindi po siya Gentiles. Ang mga Hudyo po, no? Si Pablo ay isang Hudyo. Ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng karumal-dumal. Hindi katulad nating mga Gentiles. Kaya yung karne na binabanggit ni Pablo dyan, ay walang kasama dyan ang karne ng baboy, kasi kung kasama diyan ang karne ng baboy, ay binanggit niya pati ang karne ng baboy. Kaya ang tanong mo kung nagturo ba si Pablo na kumain ng karne ng baboy para maimpyerno, ang sagot ko sa iyo, kapatid, hindi kapatid, kasi sa unang Korinto, kapitulo 14, versikulo 37, sinabi po rito, pwede ko po bang basahin, Brother Jando? Ano yan, brother, brother Ariel? Unang Korinto, kapitulo 14, versikulo 37, pwede po ba? Oh, okay, unang Korinto, 14:37. Ito sabi sa unang Korinto, 14:37. Kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ayon, kapatid, ang sinabi ni Pablo, hindi kasalungat sa utos ng Panginoon. Ano nang utos ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon Diyos, ang baboy ay karumaldumal, huwag niyong kainin. Kaya ang karni na tinutukoy ni Pablo, hindi kasama ang karni ng baboy dyan. Kasi yung karni ng baboy ay karumaldumal, inutos ng Panginoon na bawal kainin. Si Pablo ay nagsulti, nagsalita, nagsabi na ang isinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. So yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Hindi si Pablo nagturo na kumain ng karni ng baboy upang maimpiya. Salamat po. Pwede po ba ako mag-follow up doon sa kanyang sinagot? Na ano? Na? Follow up question? Sige, magbigyan kita. Follow up. Okay. Yung sabi mo kasi, brother, na si San Pablo ay Hudyo. Tama po ba yon? Sinabi mo yon? Opo. Yung follow up question ko po ba, kasi yung sulat ay para sa mga taga-Korinto. Yung mga Corinthians po ba, yung taga-Korinto, mga Hudyo yon? Ang sa Corinthians ay hindi yon mga Hudyo. Ngunit si Pablo na nagsabi ay mga Hudyo. Kaya ang issue dito ay yung baboy or karne ng baboy. Kung may mabasa po tayo diyan na karne ng baboy, eh bakit hindi natin kainin? Diba po? So kapag wala po tayo nabasa, ay pwede pong maging self-interpretation or private interpretation, kapatid. Kaya magkamali po tayo dyan. Yun po ang sagot ko. Okay, salamat po, brother. Napakaganda yung sagot. Kapag hindi nabasa, wag po tayong mag-self-interpretation. Tama po, maraming salamat. Nalinawan po ako kasi kanina, ginamit mo yung sinta isais ng Isayas, na nag-self-interpret ka po na yun po impyerno, even though hindi nabasa yung impyerno. Salamat po. Okay, salamat po. Nalaglag ka doon, bro.
Next, ano magtatanong naman ay si Brother JC Bisira. Nakatago, hindi kami kita sa camera, bro. Usog lang ng konti. Ayan, ako yung microphone. Huwag mo mag... Huwag mo kayo maputol. Sige, bro. Okay. Okay na? Sino, okay. Ano yung pangalan, Brother Jando? Ariel Amores. Okay, Brother Ariel. Mm-hmm. Ikaw ba'y sincero sa pagbasa mo sa footnote ni Cardinal Vidal? Opo. Naniwala ka ba sa interpretasyon niya? Doon po sa sinabi niya na hindi po malayo sa salita ng Panginoong Diyos, na hindi yun literal, ay niniwalaan ko po, naniniwala po ako doon po sa binabasa ko, doon lang po sa binabasa ko na sinasabi ni Archbishop Cardinal Vidal. Alam mo ba na si Cardinal Vidal ay obispo ng Simbahang Katoliko at hindi sa Seventh-day Adventist? Okay, maraming salamat po sa katanungan, sa inyong pangatlong katanungan. Ganito po ang sagot ko, pangatlong sagot. Alam ko po na si Cardinal Vidal ay isang Archbishop ng isang Katoliko. Direct to the point. Si Cardinal Vidal, hindi ba kumakain ng baboy? Kumakain. Okay, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung si Cardinal Vidal ay kumakain or hindi. But hindi yun okay. Po, hindi po yun ang issue ngayon. Kasi okay, balik issue ko sa iyo. Isang obispo ng Katoliko, alam mo yan. Okay, ang obispo ba ng Katoliko, nangaral ba na ang baboy ay pwedeng kainin o hindi kainin? Okay, maraming salamat po sa tanong. Ang narinig ko po sa kanang aral ay may nangaral po na pwedeng kainin. Ngunit, ang binabasa ko po sa footnote niya ayon po sa kanyang pagkaunawa doon sa pangitain ni Apostol Pedro. Doon po ako naniniwala. Ibig sabihin, ang isang obispo na simbahang Katoliko, lahat ng simbahang Katoliko, mga bishop, ay hindi nagbabawal ni kailanman na ang baboy o maruming hayop na nilinis na ng Diyos ay ipakain na. Ayon sa makikita mo sa mga practice ng simbahang Katoliko na ito ay pinamunuan ng mga obispo. Opo ba o hindi? Opo, alam ko po yan kasi yan ay katuparan sa hula ng Ezekiel, Kapitulo 22, Versikulo 26. Kapatid, kaya nga po, ang sinasabi ko po sa inyo na ang pinaniniwalaan ko po, yun pong sinabi niya sa kanyang footnote, sa kanyang translate na Biblia, tungkol po sa pangitain ni Apostol Pedro, na sinabi niyang ang pag-anyaya ng Diyos doon kay Pedro na kumain, magkatay ay nangangahulugan na hindi okay. Siya mag-agatubili. Iwag mo akong maligoy-ligoy pa. Tanong ko, aral ba ng simbahang Katoliko na pinamunuan ng obispo na pwedeng kainin ang baboy o hindi? Isang sagot. Maraming salamat po. Direktang sagot. Aral niyo po yun kasi ang katuparan po ng hula sa 22-26 ng Ezekiel ay dyan po matutupad sa inyong mga kaparian. O diba po, mababasa po. Ang tanong ko lang, isang sagot, isang tanong. Huwag mo akong paligoy-ligoy pa. Aral ng okay. Katoliko, pinamunuan ng mga obispo mula sa Roma, kahit si San Pablo ay nasa inilibing sa Roma, isang obispo ng simbahang Katoliko. Andyan inilibing si St. Paul. Inagamit mo, hindi mo siya kasama. Pero ang tanong ko, aral na ba ng simbahang Katoliko na pwedeng kainin ang baboy at iniba mo ang interpretasyon ni Bishop Cardinal? Iniba mo talaga? Ang tanong ko, aral ng obispo, si Cardinal ay isang obispo, pwedeng yes. Kainin o hindi? Isa lang tanong, isa lang. Mamili ka lang sa... Brother Jesse, sinagot na niya na... Pwede. Pwede pakain ayon sa tuwing so obispo. So last question... I-clarify ko po, Brother Jando, pwede po ba kaya... Brother Jesse, sana po ay bigyan niyo po ako ng panahon para sumagot. Hindi po kasi ito Oxford debate. Kung gusto niyo po ng Oxford debate, Brother Jesse, willing po ako ng Oxford debate kung gusto niyo po. Ito po isang talakayan. Para na, hindi maligoy-ligoy, Brother Zando. Direct to the point hindi lang. Hindi po ito ligoy-ligoy. Direct to the point po ang sagot ko po sa inyo. Ang tanong niyo po, aral ba ng obispo ng Katoliko na ipakain ang baboy? Okay, Brother Sinabi Zando, po, ito. Sinabi ko po, direkta, Brajando, sasagot po muna ako.
Okay, go ahead, bro. Sinagot ko po direkta, aral ng inyong obispo na ipakain ang baboy. Kasi yan ang katuparan ng hula ng 22-26 ng Ezekiel. So nasagot ko ang iyong tanong. Ngayon, huling katanungan Brother Jando, ito ang tanong ko, Brother Jando. Yes. So ang interpretasyon niya, sabi niya, ginagamit niya ang footnote, akala niya makapabor siya. Pero ang tanong ito na, nagkasalungat na talaga. Kasi si Bishop Cardinal Vidal, hindi nagbabawal na ayon sa pangitain. Bro Jesse, baka baka lang maliunawa niya sa sinabi ni Cardinal. Mali talaga kasi si Cardinal Vidal, ni kailanman. Hindi niya binigyan. Bro Ariel, for clarification lang, no? For clarification lang. Bakit kanya ginamit ang footnote? Bakit mo ginamit yung footnote, bro? Anong point mo do, ba't mo ginamit ang footnote? Anong gusto mo? Okay, so maraming salamat. Ang point ko po, bakit ko ginamit yung footnote? Kasi nga po, akin pong binasa ang pagkaunawa rin ni Cardinal Vidal tungkol sa pangitain. Ang issue po ay yan. Hindi po issue dito kung kumain ba siya o hindi. Bro. Or nagturo ba siya sa inyo sa Katoliko ng ganyang pagkain o hindi ng baboy, kapatid na GC. Okay. For follow-up clarification, sinabi mo kasi na ginamit mo yon dahil sa may unawa si Cardinal Vidal. Unawa ba daw ni Cardinal Vidal? Ano yung unawa ni Cardinal Vidal doon, bro? Okay, so babasahin ko po ulit. Oh. Ang unawa ni Cardinal Vidal sa footnote po, sinabi din kainin. Ang ang pag anyaya ng Diyos, babasahin ko po muna, pwede ba, Brajan? Sige. Oh. Okay. Sinabi po rito, kaya't abusa sa sabi dito sa Tagalog, kaya't ang pangitain ni Pedro na inaniyahan siya ng Panginoong Diyos sa pagkain nang maruruming mga hayop ay nangangahulugan na hindi siya mag-atugubili na sumama sa mga sugo ni Cornelio. Yun po. So ibig sabihin pala, bro, walang sinasabi si Cardinal Vidal na hindi pa kain yung baboy. Okay, maraming salamat po. Wala siyang sinabi dyan. Pero ang issue po dito na pinatutunayan ko, bro, ay yung literal ba or symbolical. Symbolical kasi may kahulugan. Yun po ang issue. Hindi po dito issue kung nagturo ba inyong obispo na kumain o hindi. At kahit hindi issue, sinagot ko naman pong mabuti. Kaya nga po si Brother JC, gusto niya po na pasagutin ako ng gusto niya sa kanyang kagustuhan na sagot. Kaya nga sinabi ko sa kanya, kung gusto mo, Brother JC, ng Oxford debate, willing ako, Brother JC, kung gusto mo ng one-on-one talaga tayo, maganda yan. Willing na willing ako. Kung taga saan ka, pwede tayong public debate, Oxford debate, yes. Kung anong paksa. Ito kasi ay talakayan para tayo po ay makaunawa. Okay. Yan po. Bakit ko ginagamit si Cardinal Vidal? Kasi gumagamit nga siya, hindi sila kasama. Uh-uh. Tapos, ang pag-uunawa ni Cardinal Vidal, ininterpret pa niya. Ha? Gusto niyang iparinig na ang pag-unawa ni Cardinal Vidal tungkol sa pagkain ng baboy, yes, parang maaayon sa kagustuhan niya. Okay. Kaya ako ang nakinig, kaya tinanong ko siya kung meron ba talaga aral ba ni Cardinal Vidal na hindi. Ang sagot niya, wala. So ibig sabihin, hindi niya magagamit ang footnote. Yes, Brajando. Brother. Isip-isip lang niya. Ang ginawa ni Brother JC is private ang ginawa niya is nag-commit na kasi siya, no? Ang gusto ko po, kung talagang interesado ka, Brother JC, pwede tayo, Brajando, pwede ba rito one-on-one kami ni Brother JC? Hindi kita aatrasan. Pwede, bro. Oh. Pwede. Pwede. Pero pwede tayo mag-schedule tayo yan. Pwede, bro, schedule natin yan siguro by Opo. April kasi puno yung schedule namin sa March. Okay po. Maghanda ka lang. By April na okay siguro. Po. Wala pong problema kasi dyan. Ang dito po kasi ay ang pagpasok ko dito ngayon ay isa lang talakayan na magtanong kayo, magsagot kayo. Wala pong side comment. Yun po ang pagkakaalam ko. Ngunit kung gagamitan nyo po ng side comment, aside comment, Brother JC, estilo po na yan is nasa Oxford debate po.
Bro, so hindi side comment. Sa Oxford debate, bro, hindi pwede side comment doon. Hindi pwede side comment. Ah, ganun po ba? Oo. Well, ganun po ba sa amin, Bradjando, dito sa amin, ang Oxford debate, maraming side comment. Ah, siguro, ano lang yan, mga walang alam sa rules, pero sa Bradjando, mas mabuti, gusto ko may side comment. Okay, so, Bradjando, isali natin sa rules natin ang mga side comment. Tanong. Ilang katanungan na lang ang kay Brother JC. Sinagot ko naman pong mabuti. Okay, may isa ka pa. Brother, last special natin. Yung hamon mo, tatanggapin ko. Sama sa role natin, side comment. Okay, okay, maraming salamat po. Brother JC. Itanggap natin sa roles. Side comment. Pwede, tatanggapin ko lang, no, side comment. No, no. Brother JC. Bakit atalas ka? Abrajando, hindi po maganda yan. O, kung gusto niyo po ng one-on-one, yun lang pong pang-religious, hindi pang... Ikaw, gusto mo ng side comment, tapos hindi lang, kita aatrasan. Bridges, teka muna, Bridges, ha? Wait lang, bro. Sabi mo kasi sa kanina, sa inyo, ang Oxford tumatanggap ng side comment. Kaya sabi ni Brother JC Becerra, next daw na magkaharap daw kayo, Oxford na daw para pwede yung side comment. Sa, base sa sinabi okay, mo. So, Bridges, taga saan ka po, Bridges? Taga Bohol lang taga yan. Taga Bohol. Ay, malayo pala. Malayo pala. Okay. Pwede naman sa online. Huwag ka makala. Mas marami ang viewers natin sa online compared sa actual. Pwede po bang re-request tayo ng iba ring moderator, Brother? Yes, pwede. Pwede. So, yan po. Okay, Brother JC. Magpa-schedule po tayo at mag-PM tayo, Brother JC, alang sa, para sa ating paksa. Kung sino affirmative at yung kung sino ang negative side. So, proceed sa yung huli at panglimang katanungan, Brother JC. Okay. Ito bang si San Pablo, kilala mo talaga? Okay, maraming salamat po. Kilala ko po si San Pablo, Brother JC. Yun po ang sagot. Saan siya inilibing? Okay, maraming salamat po. Brother JC. Saan siya inilibing? Saan siya inilibing? Hindi na yan involved sa topic. Kasi nasa itong Pablo, hindi ito ano? Bro, nasa rules, bro, na hindi pwede tumalon ng ibang issue. Salibati na lang yan. Hindi na so-so. Okay. Okay. Brad JC, maraming salamat sa iyo, Brad JC. Okay, ang advice ko sa iyo, huwag kang gumamit ng yung pag-unawa sa iba, gagamitin mo. Ayan. Okay, Brad JC. Maraming salamat sa iyo, Brad JC. Hirapan ka talaga. Brad JC, i-search mo Ariel Amoris, Brad JC. PM tayo para sa paksa at magpa-schedule tayo dito sa punto por punto. Maraming salamat. Mag-chat na kayo para meron ka ng ano, chatmate. Okay. Kahit tawagan mo ko sa telepono, debate tayo. Awag, wag dyan, Brad JC. Gusto ko kasi. Religious kasi ang gusto. Ang, mabuti ito. May matanggap na ng debate sa akin. Okay. Okay, brother. Okay. So marami pa mong tanong. Okay, libat naman tayo kay Brother Edgar Laugan. Brother Edgar, may tanong ka ba, Brother Edgar? Okay, may tanong ako sa iyo, bro. Okay. On mic, bro. On mic. Medyo mahina po. Ah, malayo yung microphone. Yeah. Hello, bro. May tanong ako sa binanggit mo texto sa gawa. Excuse me, bro. Jando, intira po. Ang mic niyo po, medyo mahina po. Okay, hello? Okay. Okay, go. Kailan? Ha? Go na bro. Okay na bro. Go ahead. Okay. So, may tanong ako sa iyo, bro. Daryl? Ariel. Ariel, no? Opo. Yung gawa, Jesus, literal ba ito o hindi? Okay, sa akin pong i-present kagat kanina, hindi po ito literal kasi mayroon pong kahulugan. Yan po ang sagot ko. Pangalawang tanong po. Ang sulugong tanong, kung hindi ito literal, anong literal ito? Huh? Sabi mo kanina na ito ay tao. Huh? Literal ba itong tao? O literal itong mananap? Hayop. Okay, maraming salamat po. Diba? Sinabi ko turo ninyo sa gawa Jesus 28 na yung mga pangitain na yan ay tao. Literal ba itong tao o literal hayop? For clarification po, hindi po namin turo na
yang sa kumot ay tao. Ang turo po namin ay yan ay hayop, ngunit hindi literal na hayop. Yan po ay tumutukoy sa tao sa versikulo 28. Oh, yan. Kasi nga po, hindi kasi po literal pangitain po, mayroon pong kahulugan ang pangitain na yan. At sinasabi po dito sa inyong Archbishop na ang kahulugan po pala nito ay hindi mag-atagubilin si Pedro na sumama sa mga sugo ni Cornelio. At yun rin po ang kaunawa po natin sa talata niyan. So sabi mo, hindi ito literal na hayop. So literal na tao, sabi niyo? Okay, maraming salamat po. Hindi literal na hayop kasi nangangahulugan po ito na ang tinutukoy diyan sa versikulo 28, yung mga tao diyan na mga Gentiles tulad na ni Cornelio. Pang-apat na tanong po. Okay. Sa Gawa 12, ang tanong ko, diyan nandiyan na ang lahat na mga maruruming hayop. Opo. Okay, ang tanong ko ngayon, kasama ba ang baboy sa lahat ng mga malalap na marumi? Kasama o hindi? Kasama po. Ngunit sinabi ko po na hindi po yan literal na baboy ang binanggit po dyan. Hindi po yan literal na baboy. Kaya nga kanina sa presentation ko ay symbolical po yan at may kahulugan. Ang kahulugan po ay yung sa versikulo 28. Ang nasa 12 ay sinasabi dyan ng mga hayop ayon sa pangitain, ngunit hindi yan literal, kapatid. Kapag hindi literal, hindi talaga yan literal na baboy or anumang karumaluma. Yun po ang sagot ko. Pang-apat. Pag hindi ito literal na hayop, eh bakit okay. ipakain? Okay, maraming salamat. Bakit ipakain? Bakit kana ihawon ito? Bakit katayin? Oh, bakit ipakatay? At bakit ipakain kung hindi ito literal? Okay, maraming salamat. Gutom na si San Pedro, di ba? Di ba? Gutom-gutom na, literal itong gutom. Pero kaya nga po, bakit ipakain kung ito hindi ito literal? Opo. Sagot. Bakit ipakain? Sagot ko po diyan, kaya nga po sinabi ko na hindi literal. Yung pagsabi kasi ng Diyos na kumain, kumatay ka Pedro at kumain, sinagot ko pa kuna po na hindi yan literal na ipapakatay talaga si Pedro. Kasi kapag literal yan, 5:29 ng gawa, pakibasa po Brother Jando, before proceed to last question. Okay. 5:29 ng gawa. Gawa 5:29. Okay, ito sabi opo sa Gawa 5:29. Okay, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Okay, so kung literal yan na brother, ay si Pedro ay kumatay na. Kaya nga si Pedro hindi kumatay kasi sinabi rin ng inyong Archbishop. Babasahin ko po muli para pumaunawaan ang giliw nating mga tagapakinig. Sinabi po rito, kaya ang pangitain ni Pedro na inaanyayahan siya ng Panginoon na kumatay at kumain ng mga karumaldumal na hayop ay nangangahulugan na hindi siya mag-atugubilin na sumama sa mga sugo o sinugo ni Cornelio. Yun po kapatid ang sagot ko sa inyong pang-apat na tanong. So last question. Hey, brother, ang tanong ko, literal ba siyang nagugutom? Literal o hindi? Ano po? Literal bang nagugutom si Pedro? Ah, literal po. Ngunit yung pagkakagutom niya ay hindi po yun pangitain yung kanyang pagutom. Hindi po yun ang itinindig ko ngayon. Ang itinindig ko po yung nakita niya po doon sa pangitain. Bro, yun po. Bro, ang tanong ni Brother Edgar is related yun. Literal. Kahit sabihin mo pa na hindi mo ipinisinta, as long as related ang question sa ipinisinta mong topic, pwede itanong. Yan, okay, sinabi ko Brother Jando, tinanong ko sa kanya, mm-mm, pag literal na nagutom si Pedro, yung ipakain ay physical. Oo. Literal. Eh, sagutin mo sa maayos na sagot, brother. O saan po ang tanong? Ano ba ang ipakata dyan? Tao o hayop? Ano na ipakata? Tao o hayop?
Okay, maraming salamat po. Doon po sa pangitain, mababasa po natin dyan na hayop. Ngunit, may ngunit, wag po muna natin putulin. Pabayaan niyo po muna ako sumagot for 1 minute to answer. Sa akin pong sagot sa inyo, ganito po. Sa mababasa po natin, hayop ang binanggit. Ngunit, ganito, hindi po yan literal talaga na hayop na ipakatay, kapatid. Hindi po yan literal. Kasi may kahulugan yan. At kanina ko pa binabasa dito na ang kahulugan ay yung sa versikulo 28 na mga tao na ang ibig sabihin, yung paglinis ng Panginoon sa mga hayop na ipinakita sa pangitain ay nagsimbolo ng mga taong marurumi tulad ng Gentiles na nilinis na ng Panginoon. Kasi dito sa Biblia, kapatid, tayong mga karumaldumal na tao, mga Gentiles, ay inihalin tulad din sa mga karumaldumal na hayop. Yan po ang sagot ko sa iyo, kapatid, na sino so sabi sabi ni Brother Jando na hindi daw literal ang ipakatay ay hayop. So ang literal nga ipakatay diyan ay tao. Okay, maraming salamat po. Hindi ko po sinabi na literal na ipakatay ang tao, kapatid. Ang nasa pangitain kasi is may kahulugan. Ang sinabi ko, ang kahulugan ng pangitain ay yung mga tao. Yun ang sinabi ko, kapatid. Pero kaya sana po ay huwag niyo pong dagdagan yung aking salita. Sana po ay huwag niyo pong dagdagan ang aking salita, Brother Edgar. Pero yung kapag ipakatay dyan, wala, hindi kasama ang baboy. Okay, maraming salamat. Binanggit ko na kanina, mayroong inahin, mayroon ding lalaki, mayroon ding biik. Ngunit hindi talaga literal, kapatid. Hindi talaga literal. Kapag hindi literal, mayroong kahulugan. At ang kahulugan, yung mga tao, versikulo 28. So, huwag natin sanang putulin diyan para maunawaan po natin, kapatid. Si Pedro na inaniyahan ng Panginoon, hindi kumain. Tayo, hindi inaniyahan. Tayo po ay kumakain. Sa educational, wala po tayong hindi ko na pabanggitin. Okay, so maraming salamat po sa iyong katanungan. So ngayon, magtanong ako dito sa ginamit mo na Biblia sa sambayan ng Pilipino. Pangilan na yan, Brad. Pwede, last na lang, Brad Jando. Sige, last na lang. Okay. Sige. Diba, pwede naman si Romel kanina, pinayagan mo na magtanong. sige. So ngayon, magtanong. Okay. So baka mayroon po... Yung footnote ng... Bible ng sambayan ng Pilipino. Totoo ba ito o hindi? Ano pong Bible yan, Brad Edgar? Sambayan ng Pilipino. Yung ginamit mo. Ginamit mo, bro. Ito po ba? May ano kami dito, may Tagalog kami, may Tagalog. Ngayon may Bisaya. Bisaya po ang akin po na nababasa. Totoo ba itong mga footnote ng Bible na ito? Totoo hindi? Okay, maraming salamat po. Hindi po lahat totoo. Hindi, yung ginamit mo lang, bro. Yung ginamit mo sa... itong na ginamit ko lang po. Opo, hindi po lahat ng putnot. Kasi sinabi niya po, bro, is lahat ng putnot. Maraming putnot kasi dito eh. Okay. So, yun lang po ang ginamit ko. Yun po ba ang tanong niyo, Brad Edgar? Yung ginamit ko lang po. So, ang totoo, ang sangayon sa inyo? For clarification, Brad Edgar... Ang binanggit niyo po bang totoo sa iyong katanungan, yung ginamit ko lang po ba, ganun po ba? Para yung footnote na binanggit mo sa Gawa Jesus, yun lang ang totoo. Yung ibang footnote, hindi. Okay, maraming salamat po. Sa Gawa Jesus, yung footnote na ginagamit ko, totoo yun. Yung ibang footnote, ibang usapan naman po yun, nasa role po natin na kapag hindi po ito na-resolve, bawal po tayo pumunta sa ibang topiko. Kaya yung ibang footnote. Brother Edgar, babasahin ko na lang muna yung footnote na sinasabi ni okay po. Brad Ariel. Balibasa. Sa kanya. Ito sa wikang Tagalog, babasahin ko, kapatid, ha. Sabi dito, gayon man sa pangitain ni Pedro, inanyayahan siyang kumain ng maruming hayop. Nangangahulugang hindi siya mangingiming pumunta manahan sa bahay ni Cornelio isang Romano. So, wala akong nakita na may point dito na pabor kay Brother Ariel. Oh, wala. Pero okay, ngayon, so Brother Jando,
Brajando. Yes. Opo, yan ang binasa ko. Kahit hindi nyo po, hindi po kayo sasangayon sa aking pagkaunawa dyan, wala pong problema sa akin yan kasi normal po kasi yan. Ang dito ayan po ang akin lang po, ginamit ko po ito kasi sinabi po rito, ay nangangahulugan. Ang pagsabi ng Panginoon na ang pag-anyaya ng Panginoon doon kay Pedro na kumatay siya at kumain ng mga maruruming mga hayop at karubalduman ay nangangahulugan. Ibig sabihin po, hindi po siya literal. Kasi nangangahulugan. Okay, so maraming salamat po, Brad Edgar. At, yun pwede ipakita natin, Brother Jando, yung Marcos City, yung ano. Sige, hindi siya sangayaw dito dahil hindi ito okay, so, niya. Papayagan niyo po si Brother Edgar na magtanong. Wala pong problema sa akin kasi ang akin po lamang sa sinabi niyo po kanina, bibigyan natin ng 5 question every audience. Baka meron pa pong ibang magtanong. Ngunit kung papayagan niyo po, wala pong problema sa akin. Ne, may comparison lang, Brother John. Gusto lang niya ipabasa yung ano yung... I-compare lang natin yung mga footnote na yan. Okay, sige, sige, hindi naman tigali siguro maga... Pwede, Brother Edgar, pwede rin magtanong po kayo sa akin ng tungkol po sa talatang yan sa Marcos. Hindi, magtanong. Ipakita mo lang. Ipabasa mo lang dyan doon. Magtanong ako sa iyo. Ito ha. Okay, kaya. Apan si Jesus wala musunod ini. Alang niya wala'y binuhad sa Diyos na hugaw. Ikap sa patay o masakiton dili sala. Dili manumbaling ang Diyos bisag unsay kanon sa tawo basta dili makadaot niya. Ang sala magikan sa kasing-kasing. Sa Tagalog, si Jesus ay hindi sumunod dito. Para sa kanya, walang ginawa ang Diyos na marumi. Ang paghawak o ang paghawak sa patay o sa may sakit ay hindi kasalanan. Walang pakialam ang Diyos kung ano ang iyong kakainin. Anong kakainin ng tao? Walang pakialam ng Diyos. Basta hindi makakapahamak sa kanya. Ang kasalanan na nanggaling sa puso. Hey, may binanggit ito, Brother Jando, na yung baboy noon ay inituring marumi. Pero sa panahon ng ating Panginoon ay hindi na niya ituro yung marumi dito. Hindi mo, hindi anong, mo na... Brajando, Brajando? Brajando? Ito. Ayan. Brajando? Teka mo na bro, basahin ko muna. Pananglitan, ang baboy o kuneho giisip nga hugaw, dili makaon. Ang giriglang babaye o ang giagasag dugo, giisip nga hugaw. Sulod sa gitakdang mga adlaw, walay tugtan pagikap nila. Dihay panahon nga mapuslanon kining mga balaura kay makatabang sa paglikay sa sakit sa mga tao. In Tagalog, halimbawa, ang baboy at ang kuneho ay tinuturing na karumaldumal, hindi pwedeng kainin. Ang babaeng may regla o nilalabasan ng dugo ay marumi rin. Sa loob ng mga nakatakdang araw sa kanya ay hindi siya dapat hawakan. May mga panahon na mapuslanon. Magagamit itong mga kautusang ito dahil makakatulong upang makaiwas sa sakit ang mga tao. Pero sa ano, yung kanina. Yan. Jesus? Ayan. Apaan? At si Jesus ay hindi sumunod dito. Para sa kanya, walang ginawa ang Diyos na marumi. Ang paghawak sa patay o sa masakitin ay hindi kasalanan. So, walang pakialaman Diyos kung ano man ang iyong kakainin basta hindi makakahamak sa iyo. Yan. Ang kasalanan ang siyang nanggagaling sa puso. Yan. Ang tanong ko dito, brother, totoo ito hindi? Anong verse po yan? Isa lang ang nagawa ng footnote na? Sa Marcos 7, bro. Sa Marcos 7. Okay, so footnote. So, ang nagawa ng footnote ay isa lang tao yon. Ngayon, totoo ba ito o hindi? Okay, maraming salamat. Yung binasa natin. Okay, salamat po. Ang totoo dyan, kung unawain natin, doon sa bandang huli na sinabi ni Archbishop Cardinal Bidal, di ba, at sinabi niya dyan na hindi, ano to, ano yon, Brad Jando, na walang pakialam ang Diyos? Walang pakialam ang Diyos na ano man ang kainin ng tao basta hindi makakapahamak sa kanya. Okay, so
Walang pakialam ang Diyos kung ano man ang kakainin ng tao basta't hindi lang makakapahamak sa kanya. Ibig sabihin dyan, kapatid, na kapag hindi nakapapahamak sa iyo, ay walang pakialam ang Diyos, pwede mo yang kainin. Ang tanong, yun bang pagkain ng karne ng baboy ay hindi makapapahamak sa tao? Ang sagot, makapapahamak yan, kapatid. 66:15 up to 17 ng Isaiah. Yan, kapatid, papatayin ng Panginoong Diyos pagdating ng panahon. Okay, maraming salamat po. Tapos na ba? GC. Progendo. Baka sa iba sa iba. Sige, sige. Hintayin ko na lang yung harmonya. Kahit bukas. Tanggapin ko. Bro GC, i-chat mo lang. Chat lang tayo, Bro GC. Chat lang tayo. Ako naman magtanong, Bro Gendo. Oh, sige, Bro Gendre. Ako muna. Ako muna, Bro Gendre. Sige, sige, bro. Teka. Sige, limang tanong lang, ha? Bro Gendo. Yes. Bro Gendo, excuse me. Interrupt sa ko, Bro Gendo. Mga pila na lang ka, mga ilang tao na lang ang magtanong sa akin kasi ang cellphone ko po sa kasi Brajando, medyo mababa na po ang kanyang bar. Hindi po kasi ito na pull kanina, Brajando, yung nag-chat kayo sa akin, burnout dito sa amin. At, Brajando. Mga ilang tao kaya, Brajando? Ako, kasali ko, Brajando. Pwede ko, pang last na lang pa ako. Okay. Ang tanong niya kasi ganito. Ang gusto malaman kasi ni Brother Ariel, pwede ba siya naman yung magtanong? Siya naman yung magtanong. Yun ang gusto niya. Parang para sa panahon, gusto, sa panahon, Brother Gendo, sa panahon na lang magdebate sa ni GC. Oo. Magtanong din ako, ha? May tanong. Marami pa kami. Bro Ariel. Brother Gendo, kuha na nga, Brother Gendo. Yes. Wag ka na munang tumindig ng negatibo sa ngayon kasi ang entertainment ko lang po, Bro Gendo, ito lang mga nagtatanong kasi sinabi ko sa iyo, okay. Baka hindi ko kakayanin ang battery ng aking cellphone. Hanggat makakaya, tapin ko, Bro Gendo. Kasi mahaba okay, po. Okay. Okay, sa susunod lang po. Okay po. Okay, no. Yan. Okay, sino ang susunod? So, neutral lang ako. Okay. Kaya, okay. Hindi muna ako muna negative. So, sa madaling okay, salita, hindi ka muna magtatanong sa side namin. Sa pagbalik okay, mo na lang, bro. Bro, pagbalik mo na lang okay, siguro mga... Teka, ha? March 28. May schedule tayo sa March 28? Or March 26? Sa 26, may schedule tayo sa 26, wala. Brajando, hindi ako pwede sa 26 kasi may pupuntahan kasi akong meron kami special Sabbath fellowship. Brajando, 26, hindi ako pwede niyan. Okay, March, April to, Brajando, pwede. April to at 9, pwede rin. 9. April to or 9. Okay, ganyan. 9, pwede. May naka-schedule sa 9. Ano po naka-schedule sa 9? okay. April to or 9. Opo. Sige, sa April 2 na lang, bro. Sa pagbalik mo, bro. Okay. Ano na? Pwede ano tayo? Okay. Ako naman yung titindig naman. Okay. Opo. So, next na magtatanong, babigyan mo na natin si Christian Yuan para sa kanyang katanungan. Yes, bro. Maraming salamat. Actually, ang gagawin ko na lang, iisa na lang yung tanong ko. Gagawin ko na lang yung isa yung tanong ko tapos yung apat po na katanungan, bro, ibibigay ko sa mga kasamahan natin. Tag-iisa sila, bro Wendell, Tata, Genre. At saka yung isa. Maganda. Isa lang, bro. Isa lang talaga tanong ko. Okay. Kapatid na ano pangalan ng tatanong, bro? Ariel. Hello. Bro Ariel, may tanong lang sana ako sa iyo, bro. Opo. Ano ang pagkakaintindi mo sa Mark ko 7:15-16. Bro Gendo, pakibasa nga, Bro Gendo. Opo. Marcos 7:15-16. Yes, bro. Tira. Okay, malakas yung plato mo diyan. No, di sa akin 'yan, uy. Marcos 7:15-16. Ito sabi dito. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Yan, makinig ang may pandinig. Yan, bro. Yes, bro. Doon na tayo sa 15. Anong pagkakaintindi mo dyan, kapatid?
Ano pong nakasulat sa sheet 15? Hindi nagiging marumi, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig. Yun, yun nakasulat. Okay, maraming salamat po. Ang pagkaintindi ko po diyan ay ayon po sa nakasulat. Sa pagkain pumasok sa kanyang bibig, hindi na pakarumi sa tao. Kasi po ang binanggit po diyan yung pagkain. E ano po ang pagkain? Kung babasahin po natin doon sa kautusan ng Panginoon, ang baka, ang karnero, yun po ang binanggit na pagkain. Hindi po kasama ang baboy dyan, kapatid. Kasi sa 11:44 ng Levitico, sinabi po ng Panginoong Diyos, kung babasahin po natin dyan, Brajando, 11:44 ng Levitico. Okay, Levitico 11:44. Teka muna ha, maliliwanagin ako sa sinabi mo ha. Pagkain to ha. Sige, basahin ko muna for clarification mamaya. Ako ang tatanong sa'yo. Sabi dito, ganito. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. So, bro, anong unawa mo sa pagkain? Dun, para sa, for clarification lang doon sa mga nanonood ngayon, anong unawa mo sa salitang pagkain? Okay, maraming salamat po. Ang pagkain na binabanggit sa Biblia, yung mga sinasabi ng Panginoon na pwede nating kainin. Ngunit yung mga pagkain na kinakain rin ng hindi ng mga tao na sinasabi ng Panginoon na hindi pwedeng kainin ay sa akin pong pagkaiintindi, kasi kini-question niyo po ang aking pagkaiintindi, Brajando, ay hindi po yun tinatawag na pagkain para po sa akin, para sa amin, para sa akin, kasi hindi po ako kumakain dyan. Like for example, yan pong mga nakakalason. Mayroon ding kumakain ng nakakalason tulad ng bunga ng tuba-tuba. Hindi teka, po yan pagkain. Bro. Ngunit, teka, bro. Pagkain ng mga kumakain. Yung baboy, yung karne ng baboy na binabanggit nyo kanina, kinakain yun. Kinakain yun ng tao. Pag kinakain ba ng tao, pagkain o hindi? Sagot ko po, hindi po lahat na kinakain ng tao ay pagkain. Saan mo nabasa, bro, na hindi lahat na kinakain ng tao na hindi nakakahilo, eh, hindi pagkain? Okay, so maraming salamat sa iyong katanungan na Abralijando. Ang sinasagot ko po sa inyo ukol po sa aking presentation, hindi po ako nagpapatunay na mababasa word for word. O meron lang ako, Brajando. Bro, hindi ako naghahanap ng word for word. For clarification lang ito kasi nagpresenta ka ng unawa mo, sariling unawa mo. Kaya para maging matibay yung sariling unawa mo, inaanapan kita ng ebidensya, saan mo mababasa sa Biblia? Kahit hindi letra for letra. Saan mo mababasa sa Biblia na kinakain ng tao pero hindi pagkain? Hindi nakakahilo ha? Hindi counted na nakakahilo. Tulad, Brajando, ng karne ng baboy, ikaw mismo ang nagbanggit na marami ang kumakain ng karne ng baboy, di ba? Sa Isaiah 66:17, mababasa po natin. At sila ay papatayin ng Panginoong Diyos. Kung babalikan natin ang Levitico 11, sinabi ng Diyos, huwag niyo itong kainin. Bro, yan. Bro, teka muna, bro. Yung Biblia kanina, hindi naman sinasabi doon na ang kumakain ng baboy ay papatayin. Ang sinabi doon, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mamamatay silang kumakain ng baboy. Yun ang sinabi doon. Sa Bisaya pa. Basahin ko, pakita ko sa iyo ha. Yun ang binasa natin kanina. Pakita ko sa iyo. Isaiah 66 15 to 17. Ito ha. Mabasahin ko ha. Ito. Ito yung binasa ko kanina kahit replay mo. Opo. Sabi dito, makinig kayo. Darating ang Panginoon na may dalang apoy. Sasakay siya sa kanyang mga karawayang pandigma na parang ipo-ipo. Ipapakita niya ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway at parurusahan niya sila ng nagliliyab na apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy at espada, parurusahan ng Panginoon ng lahat ng taong makasalanan at marami ang kanyang papatayin. Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan.
mamamatay silang kumakain ng baboy. Oh. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, mamamatay silang kumakain ng baboy. Yun ang sinasabi sa talata. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga, at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Wala naman sinabi rito, bro, na kaming mga Katoliko na kumakain ng litsyon, mamamatay rin. Wala. Ang sabi dito, ang mamamatay na kumakain ng baboy, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Oh. Abrajando? Oh. Abrajando? Okay, go ahead. Okay, so ganito lang po. Ang nangyari po kasi ngayon ay nag-negative na po kayo sa... Hindi, bro, for clarification. Okay. Hindi ako nang-negative. Tinatanong ko lang yung kanina for clarification lang. Okay, kasi sinabi mo na pagkain, hindi kinakain pero hindi pagkain. Hindi qualify yung nakakahilo na gaya ng lason. May tanong kasi si Brother Christian na pinapasagot sa'yo. At yun ang sinagot mo. So, hinahanapan kita ng ebidensya. Ang kinuha mo, Isaiah 66:17. Okay. So, binasa ko lang dito. Abrajando, nag-explain po kayo sa Isaiah 66, talatang 15 hanggang 17. Pwede po ba nabigyan niyo po ako ng pagkakataon? Na? Para po sa talata na iyan. Wag na, Brajando. Kami na lang magtanong, bro. Marami pa kami. Brajando. Sandali lang po, Brajando. Bro. Pwede po ba? Teka, hindi ako nagpapaliwanag. Kinlarify ko lang kasi kumuha ka ng Isaiah 66:17. Sabi mo, ang tanong kasi ni Brother Christian, yung sa Matthew, ano ba yun? 7, versikulo 15. Marcos 7:15 na hindi hindi nakakahamak yung kumakain pumapasok sa bibig. Tapos ito ginawa mo talata. Pinalilita mo rito na hindi ito pagkain kasi mamamatay yung kumakain ng baboy. Ang paliwanag ng talata iba. So, kinarify ko lang. Okay. Hindi ako nagninigar. Kinakarify ko lang kasi ang paliwanag mo iba sa nakasulat. Pero papaliban na lang natin ito dahil... Brajando. Yes. Abrajando, sana po ay bigyan niyo po ako ng konti lang panahon para ako naman po ang magsasabi tungkol po sa 17. Kasi ang sinasabi niyo po, ang papatayin diyan yung kumakain ng baboy na nagsasamba sa mga diyos-diyosan. Abrajando. Brariel. Sana po ay gamitan natin po ng grammar. Mayroon po tama rito. Brariel. Mayroon po tama. Yes, tama. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, iba rin yun sa kumakain ng baboy. Iba ang kumakain ng baboy, iba rin ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, Brajando. Bro, teka, sabi mo. Oh, wala. Clarify ko lang, clarification lang to. Sabi niya kasi, may kama. Oh, tama, may kama. Pero, yes. Yung subject matter, tingnan mo subject matter, ha? Mm-hmm. Sama-samang mamamatay. Ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga diyos-diyosan sa halamanan. Ang subject matter dito yung sumasamba sa mga diyos-diyosan. Mamamatay sila. Yung mamamatay sila, yung term na sila, tumutukoy yun sa mga sumasamba sa diyos-diyosan. Iba rin yun. Ay, ano iba? Ito, nasaan ho? Mamamatay sila. Ano bang subject matter dito? Hindi ba yung sumasamba sa Diyos-Diyosan? Iba rin yung kumakain ng baboy, iba rin yung kumakain ng mga daga, hindi. At iba pang karumal-dumal. At sana po ay gamitan po natin ng grammar, Brajando. Sige. Hindi po natin yan. Ipagliba na lang ang Brajando. Oo, Brother Dance. Teka, call na tayo. Brother Dance. Proceed. Nandiyan mas Brother Dance? Brother Dance? Wala? Umalis ba din? Sa debate nila yan, Brajando? Pagliba na lang. Oh, professor pa naman sana yon. Tanungin sana sa professor kung sino ba nasa tamang grammar. Okay, lipat na lang tayo kay Brother John Ray kasi isa lang tanong ni Brother Christian eh. Brother John Ray. Yes, sige. Bro. Clarification lang, bro. Ibibigay ko yung apat kong tanong kay Bro John Ray. Sige. Okay. Apat na tanong kay Bro John Ray. Ayun, maganda tanong. To. Marami, nahin. Okay, so sino po nga bro? Si Bro John Ray Laroy ba po ba to? John Ray.
From South Korea. Pinakapugi sa punto por punto. Hindi po Laroy, bro. John Ray Laroy, kasi meron ko kilala ng John Ray Laroy. Dili bro, Laroy. Ano na ako, taga-balay na ako bro, di ko Laroy. Sige bro, go, John Ray, go ahead. Sige. Andiyan pa si Brad Tata, andiyan pa si Brad Rindel, okay. Baka ubusan ng battery. Okay, bro kapatid, bro Ariel, no, magandang gabi sa iyo. Unang tanong ko sa iyo, kapatid. Ang mananampalataya ba na kumakain ng anuman ay tinatanggap ng Diyos o hindi tinatanggap ng Diyos? Kasama ng baboy dyan, kasi maraming, kahit anuman eh. Okay, maraming salamat po. Ayon po sa nakasulat, tinatanggap po yan ng Diyos. Ay, salamat. Sana po ay yung pananampalataya mo ay sumusunod ka sa kautusan ng Panginoon, kasi ang pananampalataya po ganito natin kapag lumabag po tayo sa kautusan ng Panginoon ay magiging kaaway tayo ng Panginoong Diyos, kapatid. Okay. Diba? So, babasahin po natin, Brada Jando, ang 8:7 ng Roma. Okay, basahin mo natin ng Roma 8:7. Okay, para fair naman sa kanya. Okay, no? Roma 8:7. Sabi dito ganito, kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao, dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos, at talagang hindi niya magagawang sumunod. Okay, yun po, kapatid, na ang tinatanggap ng Panginoon, ngunit sana po ay ang ating pananalampalataya ay sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon, hindi tayo lumalabag. Okay, salamat. Okay, sumusunod ha. Okay, dito tayo. Okay. At least, clarification lang mo dyan, at least tanggap niya, natanggap na isang taong kumakain ng anuman kasamang baboy. Ngayon, dito tayo sa sumusunod. Tama na yun. Ito naman sa akin ngayon. Ang sunod ko na question, dahil tanggap mo na yun, dahil kailangan sumunod. Ayon kay San Pablo, pahahatulan ba ang taong mananampalataya ng kumakain ng anuman o hindi? Okay, maraming salamat po. Ayon po sa Roma Kapitulo 14, sabi ni Apostol Pablo, hindi natin hahatulan. Ay, salamat ulit. Ngunit, Brother Junri, ang binabanggit po yan sa talatang yan, yung mga carnitarian at vegetarian, di ba? Sinabi po dyan, sa talatang 14, Brother Jando, versikulo 1. Dos tres. Ang binabanggit po dyan, carnitarian at vegetarian. Brother, okay, so hindi kasali ang baboy. Okay, maraming salamat po. Wala pong binanggit dyan na baboy, kapatid. Ano, saan nabilog ang baboy? Karni o gulay? Okay, kapag hindi nakatay, hindi magiging karni yan. Kapag nakatay na, ay magiging karni. Specific tayo. Ngunit, brother, Junre, hindi po binanggit dyan ang karning baboy. Okay, sige. Hayaan na natin makakinig. Next question, bro. Yun bang hindi pagkain ng baboy, kaninong doktrina yan, sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano? Okay, maraming salamat po. Hindi yan doktrina ng sinuman, kundi doktrina talaga na yan ng Diyos, ayon po sa kautusan ng Diyos, brother. Specific sinunod question, mga Hudiyo o sa... No, excuse me, bro. No, specific question. Sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano? Sige, sasagutin kita sa kategorikal mo. Ang kategorikal ang tanong, bro. Sige, go ahead. Opo. Okay, so ang kategorikal ko po, sa mga Hudiyo, Hudiyong mga Kristiyano. Sila Pablo, Hudiyo yun eh, ngunit mga Kristiyan din. Okay, wala muna, tayong doon muna, sa Biblia. Doon muna sa panahon ng mga Hudiyo, bro, kasi sa panahon pa naman ni Kristo to, itatanong ko. Bro, nakailan tanong ka na, bro? Tatlo pa. May tatlo pa. Rajando, meron po akong 1 minute to answer. Oh, sana po. Yes, merong 1 minute, bro. Intayin mo yung ano, yung pag-alarm ko. Okay. Yun po. Okay. Ang tanong niya po, kanino po yung, ano po yun? Kanino po yung? Doktrina na inisip na karumaldumal ang baboy o hindi pinapakain ng baboy according sa dietary law. Kristiyano o mga Hudiyo? Ang sagot kategorikal, mga Hudiyo, ngunit mga Hudiyo ring Kristiyano. Okay. Tulad nila ni Pablo, tulad nila ni Kristo at iba pang mga apostolis, mga Hudiyo yun. Okay. Ngunit mga Kristiyano, kasi nagmula ang salitang Kristiyano doon kay Kristo. Kung 76 ng gawa, doon sila tinatawag na Kristiyano sa Antioquia. Unang tinatawag na Kristiyano. Hudiyo-Kristiyano yun, kapatid sila Pablo. Okay. Next question. Sa panahon ng mga Kristiyano,
sinong apostol at saan mababasa na nagturo pa sila ng dietary law? Okay, maraming salamat po. Wala na pong nagtuturo kasi nga po, okay, tapos salamat na pong ituro. Brother John Ray, Okay. Na po itinuro ng mga apostol kasi tapos na pong naituro. Ang mga apostol ay sumusunod na lang sa turo tungkol sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga, wala tayong mababasa sa Biblia na may isang apostol or Kristiyano na kumakain ng baboy. Okay, salamat sa sagot. Sa iyong huling tanong. Okay, salamat sa anong huli? Pang-apat pa yun. 9 ang sa akin. Binigay yung 4 sa akin. Okay lang, relax lang. Oo. Sorry. Okay, so pang-limang tanong bro, dahil sabi mo wala palang hindi pala nangaral ang mga apostol nung dietary law at sinabi mo rin na yung palang pagkain ng baboy ay aral ng mga Hudiyo. Ngayon tanong ko sa iyo. Hudiyong Kristiyano po. According sa ating Panginoong Hesukristo, ang aral ba ng mga Hudiyo nakakaimpyerno o hindi? Okay, maraming salamat po. Sa kay Panginoong Hesukristo, wala pa akong nabasa na sinasabi ni Ginoong Hesukristo na Panginoong Hesukristo na nakaka-impyerno. Kung mayroon kang mabasa po, bro, please pakibigay po muna. Sige po dyan, pakibasa na lang Matthew 23:15. Okay po. Ang Biblia. Okay, babasa ako. Ah, ano yon? Ang Biblia, Matthew 23:15. Okay, ang Biblia, Matthew 23:15. Ito sabi dito, yan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Oh, ayan. Ayan po, malinaw na yung ito muna, sabi ng Panginoong Hesukristo, ito mga pariseo, sa panahon nila, nang hikayat ng ibang tao, no? Salamat sa iyong katanungan. Huwag ka muna mag-comment, John Ray. Hinilingan kita ng talata, binanggit mo ang 23:15 ng Matthew, hindi dyan binanggit, Brad John Ray, na ang doktrina or aral ng Hudyo ay nakaka-impyerno kasi kung yan ang pagkaunawa natin, sina Apostol Pablo ay nangangaral din, hindi yun mga Gentiles, mga Hudyo yun. Di ba? Kaya nga sila, pero kapatid, di ba lumabas sila sa pagka-Hudyo kasi nga nakaka-impyerno according sa Panginoong Hesukristo eh. At yung 23:15, di ba? General yan kasi nga mga Hudyo yung binanggit dyan. Mga iskriba at pariseo, hindi yan mga hintil. Hudyo rin. Ngunit, huwag natin kalimutan na sina Pablo ay mga Hudyo rin, Brother John. Okay, so, I leave it to the listeners na dyan. Next question, pang-anim. Yes. Okay. So sa panahon ng mga apostol at mga Hudiyo, yung mga hintil bro, kumakain to ng baboy, di ba? Mm-hmm. So premise lang yun, ha? hindi pa to pangpito kasi madali lang man yung sagutin. So tututulan mo ba na inutos ng Panginoong Diyos o Panginoong Hesukristo sa mga apostol na humayo sa lahat ng bansa? Ibig sabihin sa mga hintil na kumakain ng baboy, tututulan mo ba ito o hindi? Okay, maraming salamat po. Hindi ko po yan tututulan. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Panginoong Hesukristo according to Matthew 28 verse 19 up to 20. At wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga Hudyo, ang mga apostol ay mangangaral na pwede nang kumain ng baboy. Ang mababasa lang natin yan sa Matthew, sa Gawa. Gawa, Kapitulo 15. Kapitulo 15, pakilagay sa screen, Brajando. 15, talatang 19 hanggang 20. Sa Gunyos, meron Gunyos Bible dyan, Brajando? Sa Tagalog? Ano yung Gawa? Gawa, 15, talatang 19 hanggang 20. Okay, 19 hanggang 20. Sabi dito, it is my opinion, James went on, that we should not trouble the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is ritually unclean because it has been offered to idols, to keep themselves from sexual immorality and not to eat any animal that has been strangled or any blood. Sinasabi po dyan, ang mga Gentiles ay tinuturuan po
ng mga apostol like Santiago na susulatan natin sila na hindi kumain ng mga karumal-dumal, unclean food. Sinabi po dyan. Okay, Brother salamat. John Ray, Laroy, okay, salamat. Okay. So, ngayon, dahil sa pagkakala mo bro, yung ba mga apostol ay sumunod sa Panginoon sa utos or hindi sumunod sa utos? Okay, so salamat. Sumunod po sila, sumunod po. 5:29 ng gawa, sumunod po sila. Okay, salamat bro. Diyan daw, pakibasa ang Lucas 10:8. Okay, Lucas 10:8. Ito naman ang sabi sa Lucas 10:8. Yan. Pagpasok nyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Patay na. Bro, sabi mo, inutusan sila sa bayan ng mga hintil. Ang mga hintil kumakain ng baboy. Sabi ng Panginoon, pag inoferan kayo ng baboy, kasi hintil, baboy talaga yan eh. No? Kainin nyo kahit anong ihain sa inyo. Sabi mo, sumunod sila. So, ngayon, para sa'yo, sumunod sila na kumain ng baboy o hindi pa rin sila sumunod? Eh, sabi mo kanina, sumunod na. Hindi ni Kristo binanggit na kumain kayo ng karning baboy. Unang-una. Ano man yung baboy? Bro, teka. Meron akong one minute. Sabi kasi dito, anuman. Anuman. Kaya, okay. Anuman. Pati baboy. Brother Jando. Bro Jando, excuse na bro ha. Maliban sa anuman bro Jando, inamin na niya na inutusan at sumunod ang mga apostol. Yes. Okay, so Brother Jando, meron po akong 1 minute para sa aking sagot. Sinagit ko, sinagot ko po, hindi natin mababasa na ang mga apostol ay sinasabihan na pwede kayong kumain ng baboy unang-una. Bro, teka okay, muna bro. Pipigilan ko muna ha. Kasi kanina, lagi yung binabagit kanina na wala kang mababasa letra for letra. Kaya ibig sabihin, hindi ka hanapan ng letra for letra. Eh, ba't ka naghahanap ngayon ng letra for letra? Brother Jando, ang tanong po mula po kay Brother John Ray, so siya po ang pwede pong mag-cross-examin sa akin ngayon. At yes, meron pa akong... Kinaklarify ko lang kasi... naka-pause. May 53 seconds ka pa. Naka-pause yung time mo. Bro, ang clarification ko lang kasi, kanina, pag hinahanap ka letra for letra, sasabihin mo na hindi ka napapaliwanag letra for letra. Ngayon, kapag tinatanong ka na naman, inahanap, wala kang mababasa. Ibig sabihin, nililetra po letra mo yung sa mga sagot mo. correct. Be fair naman. Hindi ka hinahanapan ng letra po letra. Huwag mo rin hanapan ng letra po letra. Okay, yan, so tanong niya ngayon, yung term na anuman. Mm-hmm. Kasali ba baboy doon? Saan term ng anuman? Maraming salamat po. Sagot ko po, hindi po kasali ang baboy dyan. So ang hintil, hindi kumakain ng baboy ang hintil. Unang-una, Brother Jando. Wait lang, clarification lang, bro. Brother Jando. Yes. Sana po bigyan niyo po ako ng sige na po diyan, hayaan natin si Brother Jando na nakikinig naman ng mga tao, na naiintindihan naman ng mga tao. Kapag masagot ko na po ng 1 minute, ay pwede na po kayong mag-follow-up question na Brother Jando. Yes, hayaan mo na lang si Brother Jando na naiintindihan naman natin ng mga manonood natin. Kasi po, kapag ginagalit naman yung iba, kasi dalawang tanong na lang ako. Kapag hindi pa ako masyadong nakasagot at pinapaloapan nyo na po ako, paano po makaintindi ang mga tagapakinig dyan? Bro, pero na yung 1 minute before po tayo. Ang ginagawa ko kasi bro, nakuha na namin yung sagot mo. Sabi mo kasi, hindi kasama baboy doon. Yun ang sagot mo. Kahit hindi tayo pumabot ng 1 minute, nakabigay kayo ng sagot, hindi kasama baboy doon. Brajando, yes. Kapag kahit nakuha mo na ang sagot ko na hindi kasama, tulad ng hindi kasama ang baboy doon, ayon sa aking sagot, huwag natin kalimutan, nasa role nyo sa punto yes, po punto. Yes. Merong 1 minute, hindi lalagpas sa ng 1 minuto. Kaya kapag bro, hindi pa ako lumagpas ng 1 minuto, pwede pa ako magpatuloy. Bro, ayan na natin. Mag-next question na lang ako. Sige, next question, Brajando. Okay. I-reset ko na lang yung time kasi kapag pinipigil ako kasi bro, hindi yun unfair sa'yo kasi pinopost ko yung time. Okay. Next question na lang. Ayaw niya. Next question na lang bro. Reset ang time. Kasi na butata at saka bro. Next question. Last 3 bro, no? Hindi, last 2 ka na lang. Last 2 pa. Ganaan. Yung taga-Colosas, premise pa to bro ah, hindi pa to katanungan talaga. Ano pa lang to, premise pa lang. Yung taga-Colosas, mga hintil to o hindi na kumakain ng baboy?
Okay, maraming salamat po. Saan po magbasa sa kulusas po? Basta tanong ikaw, po bro, sa'yo. Bro, ikaw sumagot. Ikaw sumagot. Tinatanong ka, sumagot ka. Mm-hmm. Sige, go. Ito man taga-kulusas, okay. Mga taga-hintil to sa panahon nila o hindi? Okay, maraming salamat po. Merong hintil dyan, meron ding Hudyo. Si Pablo nagsabi dyan, Hudyo siya. Diyan sa kulusas, meron ding hintil. So, yung mga convert Christian, ano yun? Hudyo yun o hintil? Okay, hintil. Hintil. Okay, okay, salamat. Okay, okay, salamat. Hintil ko, ano yun? Hintil tanong na yun? Ano yun? Tanong na yun? Hindi pa. Ano premise pa yun? Ngayon, kinaklarify ko lang bro kung hintil ba sa kanyang taga-kulusas. Di ba? Kasi ang sa kanya, ang hintil, kumakain talaga ng baboy. So, hintil. Okay, ito na yung question ngayon. John Ray. Ah, sige, bro. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng hintil kumakain talaga ng baboy. Meron ding hintil hindi kumakain ng baboy, bro John Ray. Kasi nalipindi kasi yan sa tao kapag gusto niya. Kahit hintil o hudyo. Sige, hayaan nila natin. Okay. Continue. Okay, iharos na lang. Sige. Ito na lang question. Sa panahon sa Pablo ko. Di, dalawa pa. Premise mo yung kaganina. Dalawa pa. Tikasan ka. Uy. Abrad yung Brel. Matagalan tayo nito kasi yung... Premise ka ng premise eh. Sige. Last na lang, oy. Premise ka ng premise dyan. Last question. According kay St. Paul, bro. According kay St. Paul, hahatulan ba ang... pinapahatulan ba niya yung mga Kristiyanong kumakain na... mga taga-Kulusas, I mean? O taga-Kulusas nga? Pinapahatulan ba niya o hindi pinapahatulan ng kanilang mga kinakain doon? Kasali na dyan ang baboy bro. Kaya mga hintil yun. Sigurado yun. Okay, maraming salamat sa yung tanong. Kanina, nabanggit na natin na hindi natin... Ang tanong ko ba, pinapahatulan o hindi pinapahatulan? Okay, so maraming salamat. Hindi pinahatulan kasi wala tayong karapatan na humatol. Ang hahatol pagdating ng panahon, yung Panginoon. Kaya nga, sa paghatol ng Panginoong Diyos, kasama niyang hahatulan at papatayin yung patuloy na kumakain ng karning baboy. So sa panahon sa inyo, bro, ngayon, yung mga kumakain ng baboy, hinahatulan niyo o hindi niyo hinahatulan? Marami salamat. Hindi ako humahatol. Nag-explain lang ako ayon po sa mababasa. Hindi po ako ang hindi. Sige, Jumata, salamat mo dyan, bro. Okay. Next naman, si Brother Wendell. Brad Tata. Sige, Brad Tata. Okay, maraming salamat sa pagkakataon kay malapit ng 10 o'clock, ha? So, balik muna ako sa talata niya, nakafocus niya sa gawa, Jess. Sabi ni mo, hindi yung literal sahil simbolikal. So, ang tanong, sangayon ka nga, ang nakita ni San Pedro, mga marumi na mga hayop, yun ang dahilan. Excuse lang, may nagtanong kasi, ano nga pangalan ni brother? Ariel Amores, salamat po. Okay, patuloy ko. Sabi ni mo, hindi yun literal yung sa gawa Jess dahil simbolikal. And then, sabi ni San Pedro, sangayon ka na tumanggi si San Pedro na hindi siya kakain dahil ang nakita niya na mga hayop, yung mga marumi. Opo, sangayon po ako. At yung nakita niyang mga hayop na marumi ay hindi talaga yun literal na hayop kaya hindi siya kumakain. Kaya sa 17, mababasa po natin na habang si Pedro, sinabi po rito, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, ibig sabihin, nakaunawa si Pedro na pangitain ang kanyang nakita kaya hindi siya kumain. Okay. Sa sinayunan mo nga marumi hindi yon ang dahilan tumatanggi siya. Dahil kay para sa iyo ay hindi yon literal simbolikal, mayroong apat na paa at dalawang paa. Ano po ang ibig sabihin ng apat na paa? Kaya hindi man yon literal, simbolikal man. Opo. Mga hayop na ang binanggit yon kahit anim pa ang paa. Ang pinag-usapan dito. Sandali lang. Wala ko nagtanong hayop dahil sabi mo hindi yon hindi yun literal. Kayo literal, yun, hayop, apat ng tiin, apa. Sabi mo, hindi yun literal dahil kay simbolikal. So, ibig sabihin, mayroon kayong bigay na talata, bigay na bahayag. Ano ang ibig sabihin kay simbolikal man? Kung hayop is apat ang paa, o literal na yun. Ngunit, sa parin mo, hindi yun literal dahil simbolikal,
Clarification lang, ano po ba ang ibig sabihin sa apat na paa? Kaya hindi man yun ngayon. Ano ang ibig sabihin sa apat na paa? Ang ibig sabihin po noon sa apat na paa, yung pong pagkasala ng mga Gentiles marurumi, doon po sa versikulo 28, sinabi po dito sa talata na patuloy silang nag-uusap habang, sinabi ito, sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang pakihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sino man. Yon po ang ibig sabihin ng apat na paa. So, sa Yorilimosan, unawa o may nagsuporter na Bible scholar na ang ibig sabihin niyon yung nagkasala. Sa Yorilimosan, yung pag-unawa mo, may nagsuporter na scholar. Wala rin akong ika-introduce sa iyo na scholar, ngunit ang pagkaunawa ko, alam ko naman na ayon po dito sa mababasa sa Biblia, hindi po to mali ang aking pagkaunawa kasi ang aking po pagkaunawa ay binibasi ko po ayon po sa history talaga or history background na sinasabi dito sa Gawa Kapitulo 10. O yun po ang sagot ko sa inyong tanong. So klaro na sarili lang pag-unawa, walang nagsuporta na Talata dito. Ito po ang talata ko, versikulo 28. So sunod na tanong po. Ang nagsabi ba diyan nga ang yung ibig sabihin yung apat na paa yung nagkasala? Nagsabi o kayo lang nagsabi? Okay, maraming salamat po sa iyong tanong. Ikaw ang nagsabi na apat na paa. Uy, hindi. Sandali lang. Hindi lang ako nagsabi yung mabasa sa talata. Sandali lang. Clarification mo na, hindi ako nagsabi, nag-base po ako sa talata, may apat na paa. Nasabi mo, hindi yung literal, simbolikal. Nasabi mo, yung simbolikal, yung mga tao nagkasala. Saan po ba natin mabasa dyan para sa iyo? Wala mang scholar para sa iyo, mabasa ni Biblia. Saan po ba mabasa dyan sa talata na yung apat na paa, yung mga tao nagkasala? Mabasa ba dyan sa Biblia na ang kahulugan po ng apat na paa, yung mga tao nagkasala? Mabasa sa Biblia, kayo lang nagsabi. Okay, maraming salamat po. Sa akin pong sinabi kanina kasi, ang pagtindi ko dito ay hindi mabasa litra por litra lahat o word for word lahat, brother. Ang atin po kasi ay niliteral po kasi natin, kaya nga ang tanong nyo ay tinanong nyo ako anong kahulugan ng apat na paa. Mayroong apat na paa doon sa mga hayop. Sa hayop kasi yun eh. Kaya mayroong apat na paa. Ang itanong nyo sana sa akin, ano ang kahulugan ng mga maruruming hayop? Yan ang tamang okay. Tanong. Hindi yung apat na paa lang. Kasi ang hayop, mayroong apat na paa talaga yan, kapatid. Okay. Balaos na lang yung tanong. Pag sabi ng Diyos na mula sa lang, tinig mula sa langit na tumindig ka at pagkatay, literal yun, no? Simbolikal? Simbolikal. Okay. Ano ibig sabihin ng tumindig ka at pagkatay? Anong ibig sabihin? Kaya simbolikal man, hindi man literal. Ganito po ang ibig sabihin, ang pasasagutin ko po yung bishop nyo po sa footnote po ng Gawa talatang Jes. Sinabi rito, i-translate ko lang po sa Tagalog kasi Bisaya tong aking Biblia na nakuha. Okay, sundan kita dyan. Huwag ba yung mong gamitin na ulit? Ilang tanong na po ang kanya, Brad, na dyan do? Kasi meron pa si Brad. Tatlo pa siya. Okay, tatlo pa? Okay, so ito, pang tatlo pa lang po to. Tatlo. Okay, kasi ang battery ko po kasi meron magtatanong pa po kasi si Brother Wendell. Okay, so salamat. Sinabi ko rin po, kaya't ang pangitain ni Pedro na inanyayahan siya ng Panginoon na kumatay at kumain ng mga maruruming hayop o karumaldumal na nagkahulugan o matupadin, nangangahulugan na hindi siya magatugubilin o mangumpi sa pagsama ng mga sugo ni Cornelio. Ganito po. Sa pagpunta sa bahay ni Cornelio ang Romano. O ganito po ang sagot ko sa iyo. Okay. Sa tanong, ayon sa photo, tumutukoy yun sa pagkain, hindi tumutukoy sa pagkain? Okay, maraming salamat po. Tumutukoy po iyon sa pagkain na hindi. Ayan pala. May kahulugan. Okay. Follow-up na lang. Malinaw yung binasa niya. Tumutukoy yun sa pagkain. Di ba? Pangapat na tanong, brada. Pangapat na tanong.
ang naglilinis sa kanyang sarili, kumakain ng baboy o hindi kumakain ng baboy? Okay, brada. Ano pong tanong? Ano pong tanong? Ang naglilinis sa kanyang sarili, kumakain ng baboy o hindi kumakain ng baboy? Kumakain ng baboy, kapatid. So, ibig sabihin yung kumakain ng baboy, naglilinis ng sarili? Ayon po sa 66:17 ng Isaiah, yun po mababasa, naglilinis sa kanilang sarili. So, kaya na po, kasama po yun sa papatayin ng Panginoong Diyos. Okay. Yung nagbanalan sa sarili at naglilinis sa kanyang sarili para sa iyo, kumakain yun ng baboy? Opo, ayon po sa talata. So, ibig sabihin, ang kumakain ng baboy, naglilinis sa sarili? Opo, ayon po sa talata. Okay. Kayo, naglilinis kayo ng sarili niyo o hindi? Naglilinis, ngunit hindi kumakain ng baboy. Ah, pareho lang lang. Ibig sabihin, yung kumakain ng baboy, naglilinis sa sarili. Kahit hindi kumakain ng baboy, naglilinis pa rin ng sarili. Okay, naglilinis, ngunit hindi kumakain ng baboy. Ah, okay. Ang sinasabi sa talata, Abrajando, ilang tanong na siya, lumagpas na, no? So, ngunit, sagutin ko pa rin. Brata. Ang talata kasi, kasama yung naglilinis sa kanyang sarili at kumakain ng baboy. Dalawa kasi yun. At okay, kumakain ng baboy kami. So, kung mayroon kaming ginagawang paglilinis sa aming sarili, hindi kami kumakain ng baboy kasi kaya't hindi kami kasama doon. Sabi ng binabanggit sa talata. So, sabi mo kanina, last na lang, iba yung ni-counter ka, Rajando, na kasama yung kumakain ng baboy at Rajando, yung... Rajando, Rajando. Last na lang. Sabi mo kanina, iba yung naglilinis na at nagbanal-banalan sa kanasaling at iba yung kumakain ng baboy. Kaya tumanggi ka sa explanation ni Brother John Day. Di ba? Tumanggi ka, may kama, may tundok. So iba itong kumakain ng baboy at iba yung naglilinis at nagbanal-banalan sa kanasaling sarili. Ang tanong, yung naglilinis at nagbanalan sa sarili, parusahan ng apoy, hindi? Okay, maraming salamat po. Kapag kumakain ng baboy, kasi dito kapatid, dito sa Biblia ang binasa ko, magandang balita Biblia, ang pagkasabi po rito, naglinis sa kanilang sarili at kumakain ng karning baboy ayon po sa 17 ng Isaiah 66. Kaya okay, ibig sabihin, magkasama po yung dalawa. Kapag gumamit po tayo sa pulong at, ibig sabihin, magkasama yung dalawa, hindi or ang ginagamit. Clarification ng Rajando. Ang at diha hindi sa baboy. Ang at diha yung nagsaat nagsamba ng Diyos-Diyosan dili ang baboy. Yes, yes. Di ba? Ang at ang nagsamba ng Diyos-Diyosan dili ang baboy ang ibig sabihin, di ba? Clarification lang. Kahit basahin mo. Bakibasa para sa mga nanood. Kung mabasa ba dyan na at kumakain ng baboy, ang mabasa dyan, ang nagbanal-banalan ni sarili at nagsamba ng Diyos-Diyosan, yun ang ginamitan ng at, hindi yung kumakain ng baboy. Diba? Basahin ko. Okay, so kahit ganoon, brother, kahit sa ang anggulo natin tingnan, kahit sa sangayunan kita sa yung sinasabi ayon dyan sa Bibliyang binasa mo, ginamit mo na, nagbabanalan o naglilinis sa kanilang sarili at nagsamba ng Diyos-Diyosan. Ngayon, sa sagot ko sa iyo, naglilinis kami, ngunit hindi kami sumamba ng Diyos-Diyosan kaya hindi rin kami kasama kahit saan ang kulumutin ng kapatid. So, sa ngayon na si Brother John doon na iba yung kumakain ng baboy. Sige na lang, pang last naman. Ang dami pang tanong talaga, pero pang last naman. So, maraming salamat sa pagkakataon. Bilip ako sa kanya, Brother John doon, mag-inoo po siyang ikatalakay natin. Mag-inoo. Hindi siya bastos, mag-inoo siya. Maraming salamat, bro. Patuloy sa yung sarili na yung ano, ugali mo na hindi iba yun sa ibang mga natalakay namin, walang ano, may medyo masama ang ugali, hindi magandang ugali. Kayo, bilib ko sa iyo, kay kalma po kayo at saka mas maganda kayong ipag-discussin namin dito sa punto-punto. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. Pero brota.
Pero bro, ta, ay lang kasabi. Okay, okay ha. Okay lang. Okay, may problema. Okay lang. Okay ha. Bitin kayo, bitin kayo. So, ang sarap gawa ng programa na naman yung Dialogos pag to. Brad, yes. Ihiling po muna ako. Pwede po humiling. Pwede po last questionnaire ko lang po ang tatanggapin kasi ang battery ko po kasi. Yes. Red alert na po ang battery ko po. Okay. No, ang nanonood sa atin ngayon sa Facebook, umabot ng 187. Sa YouTube naman, 343. Yan. So, Anad, talakayan pa lang to. Okay. Next na magtatanong, Brother Wendell Talibong. Brother Wendell. Okay. Salamat. Ang una kong tanong, gamit mo ang gawa Kapitulo 10. Ang tanong ko, ay sang-ayon ka na ang konteksto para ni San Pedro bilang Hodeo, marumi ang pagkain ng baboy at pati na yung mga hintil? Opo, sang-ayon po ako, ngunit sa binanggit ko na po kanina, Brother Wendell, na yung marumi na ipinapakita diyan kay Pedro ay hindi po literal. Kaya sang-ayon po ako na ang konteksto, yung hintil, like for Cornelio, at yung marumi na ipinapakita sa pangitain, ngunit hindi po yon literal na mga maruming hayop. Yun po ang sagot ko. Follow-up na tanong. Dahil sang-ayon ka na sa konteksto ni San Pedro bilang Hodeo, marumi ang pagkain ng baboy at marumi ang mga hintil. Nakipahayag ng Diyos ng tinig sa Gawa Kapitulo 10:15, huwag mong ituring na marumi ang anumang nilinis ng Diyos. So sangayon ka niyan? Opo, sangayon po ako. Ngunit hindi po kasama dyan yung mga hayop na literal. Kasi ang pagsabi kasi ng Diyos kay Pedro ay sa pamamagitan po ng pangitain. At ang pangitain ng yun ay mayroon pong kahulugan ayon sa versikulo 17. At ang kahulugan po yun sa versikulo 27 at 28 na ang nililinis po pala ng Panginoong Diyos ay yung mga taong Gentiles sa tulad ni Cornelio po. Yun po ang sagot ko sa pangalawa niyo pong tanong. Ikatlong tanong. Nang sinabi ng Diyos na huwag mong ituring na marumi ang anumang nilinis ng Diyos. So sang-ayon ka na batay sa pahayag na ito, pwede pang ituring na marumi yung hindi nalinis ng Diyos. Opo, yes po. Opo, yes po. Ang sang-ayon po ako sa batay sa talatang iyan na pwedeng ituring na hindi marumi yung hindi nilinis. Kaya yung nilinis, hindi nating ituring na marumi. Ang tanong, ano ba talaga ang nilinis ng Panginoon Diyos pamagitan ng kanyang dugo? Ono 19 ng unang Pedro, pakibasa, pakilagay po sa screen, pwede po ba, Brajando? Ano yan, bro? Unang Pedro, unang 19 ko, uno 19 ko, hindi po ako nagkamali. Tingnan po. Unang Pedro, uno 19. Okay, opo. Basahin natin ng unang Pedro, uno 19, ito. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Opo. Ganito po ang nakasulat sa Bisaya na naglinis po sa atin. O to po sa pamagitan po ng dugo ni Kristo. Kaya ang sagot ko po doon, Bro Wendell, na ang lahat na nililinis ng Panginoon, ang tao po, tayo po. Kasi yung mga maruming hayop na ipinapakita dyan sa pangitain ay nangangahulugan po yun na mga tao ayon po sa talatang 28 ng Gawa Kapitulo 10. Okay. Yun po ang sagot ko. Sunod na tanong. Opo. Alam mo ba na may dokumento ang Seventh-day Adventist na ang pamagat ay the present truth na ang may akda ay si James White? Sa volume 1, number 11, pakita ko sa inyo. Alam mo ba ito na tinututulan ni James White noon ang mga Seventh-day Adventist na hindi kumain ng baboy
at sinabi niya sa naturang dokumento na batay sa Biblia, nilinis na sa New Testament ang baboy. Alam mo ba ito hindi? Okay, maraming salamat po. Alam ko po iyan, ngunit kung bibigyan pansin po natin ang historical background ni James White, pati na rin si Ellen Gould White, sila po ay dating kumakain ng baboy. Sa prophecy po, sa life sketches ni Ellen G. White, noong panahon na hindi pa ipinakita sa kanya ng Panginoon na bawal kainin ang baboy, ay talagang kumakain po sila ng baboy. Kaya si James White ay tumututol sa mga SDA na hindi kumakain ng baboy. Kasi sapagka alam nila na ang baboy ay ipapakain kasi sila po ay United Methodist member. Ngunit, noong panahon na ibinigay sa kanila yung pangitain, 1878, ibinigay ang pangitain kay Ellen G. White, doon po nag-umpisa na hindi na po sila kumakain ng baboy. Tulad ko po noon, Brad Wendell, noon pong nasa Catholic pa po ako, Roman Catholic, parati po akong kumakain ng baboy. Ngunit, noong nalaman ko po ang katotohanan na yan po ang salita ng Panginoon na bawal kainin, ay hindi na po ako kumain. Ngunit noong panahon na kumain ako, ay sinasabi ko rin na ipakain, tinututulan ko rin yung hindi kumakain. Yan din ang kay James White. Kaya alam ko po yan, Brother Wendell. Okay. Yan po ang sagot ko. So, alam mo na ang dokumentong ito na nilabas ni James White, alam mo na siya'y nasa Seventh-day Adventist na. Opo, alam ko po yan, Brother Wendell, ngunit tulad ng una ko nang pahayag sa inyo, na kahit si James White at Ellen G. White ay Seventh-day Adventist, kahit noong konferensya general meeting, Brother Wendell, ay madalas silang kumakain ng baboy sa kanilang pananghalian. Noong panahong iyon, ay hindi pa ipinakita sa kanila ang hindi pagkain ng baboy. Ngunit nung panahon na si Ellen G. White ay pinapakitaan ng Panginoon na bawal kainin ang karne ng baboy, doon sila nagsimula nung tinatawag na health reformation. Kasi ipinapakita sa kanya ng Panginoon na ang pagkain ng karne ng baboy ay nakakasama sa kalusugan. According to Council Diet on Food, page 394, kwento, Brother Wendell. Okay. Sa dokumento din na Testimony for the Church number 5 ng may akda ay si Ellen Gould White, tinututulan ni Ellen Gould White ang mga kasama sa Seventh-day Adventist na nagtuturo na bawal ang pagkain ng baboy. Tanong, sang-ayon ka ngayon na mas nauna pang natuto ang kaniyang mga kaanib kaysa kinakilalang propeta? Okay, maraming salamat po. Opo, Brother Wendell, ako sang-ayon po ako sa inyo kasi nga po si Ellen G. White ay huli nang pinapakitaan ng pangitain, Brother Wendell. Kahit alam naman po natin kahit isang propeta like Elias ay hindi lahat ay makikita na niya. Ayun. Si Ellen G. White ay kumakain talaga kahit anong klase ng karne kasi sa kanyang life sketches sinasabi niya na sa pag-aakala ko na ang pagkain ng kahit anong karni ay nakakabuti sa aking kalusugan. Kaya yung mga teacher ng Seventh-day Adventist, tinututulan ni Ellen G. White yun. Ngunit nang pinapakitaan siya ng pangitain ng Diyos tungkol sa hindi pagkain ng baboy, doon nagsimula na sinasabi ni Ellen G. White ang health reformation tungkol sa pagsunod sa utusan ng Panginoon kasi sinabi niya kapag kumain tayo ng karne ng baboy ay talaga namang nakakasama sa ating kalusugan at sumusunod lang tayo sa utos ng Panginoon kapag hindi tayo kumakain ng karne ng baboy sa Council's Diet on Food, Brother Wendell Talibong. So, pangilang tanong na po yon, Brother Jando, kasi red alert na aking cellphone. Tatlo. Brother Wendell, may follow-up ka? May follow up pa, pero sa susunod lang siguro, Jando, dahil naka-red alert na umuno siya. Opo. Sa cellphone. Talaga salamat po. Kapatid, salamat. Okay, so maraming salamat rin sa iyo, kapatid na Wendell Talibong. Salamat po sa inyong panahon na ibinigay po sa akin. Okay, so may iske. Okay, thank you, Brother Ariel.
ngayon babalik si Brother Ariel for another talakayan ngayong ano, April 2. Okay? Abrajando, Abrajando. Yes. Sana po ay sa susunod ko pong schedule yung sa amin po muna ni Brother JC kasi aggressive kasi to si Brother JC Abrajando. One on one? Opo. Mas maganda po 'yun. At Eric, pwede po bang i-request ko na ang moderator ay si Roland Parr sa puro kamatuoran? Yes, yes. So ganun na lang po. Sige, parang may mag-uusap muna si Brother Edgar at si Brother JC kung sino mauna. Kasi gusto okay rin ni Brother Edgar mauna. Okay, no? So okay, so yun. Yun po ang ano natin. Thank you, Brother Ariel. Dahil red alert na daw siya. May huling mensahe ka, Bro Ariel. Ikaw, okay, maraming salamat. Hindi ka ng huling mensahe. Okay, maraming salamat. At red alert na ako, Brother Jando. At sa aking last statement, maraming salamat po sa lahat na tagapakinig. Sa punto por punto, salamat po sa panahon na ibinigay niyo sa akin. Sa iyo, Brother Jando. Sa iyo, Brother Wendell Talibo, sa lahat po, Brother JC, Brother Edgar, Brother Junre, sa inyong mga katanungan. Ang sa akin lamang po ay hindi ko po kayo hinahatulan, hindi ko rin po kayo kinakonvert sa aking religion. Sa akin lang po ay maipapahaya ko, maishare ko po ang akin pong unawaan sa Biblia, mga kapatid at tagapakinig ngayon. Kaya maraming salamat po at sa susunod na pagkakataon, kung gustuhan man ng Panginoon ay makabalik po ako dito sa inyong programa punto por punto at uulitin ko po, maraming salamat po. Back to you, Brother Jando.